content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockhold TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Rockhold TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe. Yan po sa lokal ng Reddit. Binabati po natin, ha? Broccoli potential. Sige po. Binabati ko na po lahat ng nandyan sa lokal ng Reddit. You know, happy worship service, worship extra service pala. Yan, ginawa nating nakakatawa. Okay, itong live na to, wala akong in-invite. So, ako lang to. Unless maraming manood, and then pwede kong i-open yung ating Google Meet sa mga tao. Yan. Pero ngayon, meron lang kasi akong ipe-play. Ito yung podcast namin doon sa kabilang channel. Although wala ako dito sa actual podcast, andun ako sa chat. Nag-chat ako, nagsasalita rin ako doon. Now, ang guest namin dito was si Totoy Bibo, yung best friend ko. Yan, lagi niya ako kinokontak, kinukulit ako, baka daw pwede pa akong bumalik. Yan. So, this is like 20 minutes, maybe. Ipa-play ko lang to and then magko-comment ako kung kailangan. Okay, ipa-play ko na. Hello, Totoy Bibo. Kumusta ka na? Ako naman talaga. Totoy Bibo, bakit nawala ka kagabi? Andito yung mga manghuhula. Ikaw sana ang ilalaban namin sa kanila. Sorry lang kasi napupunta tayo sa trash talk. Ayun. Ay, hindi tayo mapupunta doon. Ako bahala sa iyo. Kasi kaya, ikaw ang resident picture namin. Lalahanan ko na kasi alam niyo no, maraming viewers nag-grade meeting nan kayo, paano ba kayo makipag-usap, professional ba? Oo. Professional. Dapat humarap din kayo pa. Professional. Okay, sige. Totoy Bibo, umpisahan na natin. Medyo man nasa nag-drag ka pa o hindi? bago mo kausapin si Totoy Bibo, mag-prayer ka muna, mi. Yung ano, turihin na. ano ka ba? Seryoso na ito kasi si Totoy Bibo nandiyan na siya. Totoy Bibo, gusto mo ba mag-start muna tayo ng prayer bago kita umpisahan kausapin tungkol sa paniniwala ng mga ano? Ikaw magpe-pray? Hindi, kung gusto mo ikaw, pwede rin naman ako. Gusto mo ako? Ito, no? Kapag nag-pray ka, parang tinanggap mo na rin na meron kang Diyos. Hindi. Okay lang. Basta mag-pray ako, game. Prayer muna tayo, ha? Pero Catholic kasi ako. Okay lang ba yon? Dasal ng Katoliko ang dasalin ko? If sabihin yan, vice versa ka. Parang balimbing, doble kara. Mamaya may Diyos. Hindi naman. Nire-respeto ko lang yung paniniwala nyo kasi gagaya nito. Gusto mo, kung gusto mo nang magkaroon ng prayer, kaya ko namang respetohin yon. O, kapag tinitigan mo wala kang Diyos, panindigan mo. Hindi yung pagka tumalikod ka, may Diyos na. Pagkaharap mo, walang Diyos. Hindi ganun. Hindi. Para sa akin, wala pa rin Diyos. Pero okay lang na mag-prayer tayo. Hindi naman kami ma-offend doon. O so ano, mag-pre-prayer ba tayo o hindi? Unang-una, hindi kami... Alam mo naman, hindi naman kami nagpe-pray. Hindi ba ka nagpe-pray? Ano ba hindi ko alam na hindi kayo nagpre-prayer. Ano ba sabi sa Biblia? Pumasok ka sa iyong city, isara mo ang pinto. Oh, ang iyong ama nakakakita sa iyo. Kaya nga magsidalangin kayo ng ganito, ama namin, lang sa langit ka. Kaya pala. So wala palang prayer. Sige, umpisahan na natin, no? Totoy Bibo, dun kung saan tayo dam-end. So Totoy Bibo, ganito nga ang diskusyon natin. Kahapon, dumating dito yung napakaraming mga manghuhula. Ang tawag nila sa sarili nila ay mga pagano. Anong masasabi ng Biblia doon? Dumating yung...
Yung mga manghuhula, yung mga may tarot card, na ganyan. Ang dami nila dito kahapon, lima yata sila eh. Anong masasabi mo sa mga practice nila? Kasi biblical daw yung practice nila. Anong masasabi mo doon? Una, ay, Papa Bibo, medyo mahina mic mo. Bababa ang rating natin yan pag ganyan. Okay lang, kaysa naman kumisigaw tayo. Okay? Ilapit ko siguro sa ano mo, sa ayan. Ano. Ayan, okay. Okay, go. Oo. Yung punto kasi, bago mo sabihin yung isang bagay, kailangan may patunay ka. Mm-hmm. Kasi biblical kayo. Sabi nila, kasi marami daw namang manghuhula sa Biblia. Kaya nga eh. Pag sinabi mong nanghuhula sila, saan sa Biblia that there is a black magic? Ewan ko, yun sabi nila, meron daw sa Biblia eh. Hindi mo pa ba nag-counter yun? Ngayon, dito kasi yan eh, hindi ko muna basa natin, manghula. Kapareha silang manghula. Ang ibig kasi sabihin ng nanghuhula or manghuhula, nagpo-prophesy. Mm-hmm. Sir, paki-off mo muna yung cam mo kasi humihina yung ano natin, live natin. Okay, go to Toy Bibo. Anong ibig sabihin ng hula sa Biblia? Nagpo-prophesy. Kumbaga, nag-predict. Kasi sa madaling salita. So, okay. Ngayon, itong panghula nito, kalaban ng Diyos yan. Di ba sabi nga, huwag kayong sumangguni sa mga nakalimutan ko na yung verse eh. So, yun, kung pag sinabi huwag sumangguni, anong ibig sabihin nung kalaban ng Diyos yan? So, ang punto, sila ba kapares ng manghuhula na or na ng mga propeta sa Biblia? Hindi. Bakit? Kasi ang kinikita nilang turo, turo ng sanlibutan, hindi turo ng Diyos. Okay. Sabi nila, meron naman daw sa Biblia mga nag-aalay ng buto ng hayop, tapos nahuhulaan nila ang mangyayari based sa dugo ng hayop, dun sa apoy ng pagkain nilagay mo dun yung buto ng hayop, ganun. Meron ba yun sa Bible? Totoo ba yun? Hindi. Kasi, alam mo, ang unang tinatarget ng diablo o ng demonyo yung isip natin. Yung tinatawag na magic, yung hallucination, nakita mo, in reality, no, may daya pala. So, yung isang isap mata mo, na daya na, napaniwala ka dun sa ganung bagay, ibig bang sabihin, mas makapangyarihan yung magikero na yun kesa sa Diyos? Okay. So para sa iyo, tinutuligsa mo yung mga ganung gawain. Yes. Mapupunta sila sa impyerno sa dagat-dagatang apoy. Ang sabi kasi ng Biblia, sa labas ng iglesia, Diyos ang humahatol. Hayaan natin Diyos ang humatol. Okay. Ngayon, kung based doon, hindi pa nga natin nalalaman yung judgment day eh. Paano natin masasabi na ikaw nasa impyerno ka? Ikaw nasa ano ka? Okay. Paano yung mga iglesia ni Kristo? Sinasabi nila, pag wala sa kanila, matik impyerno agad. Sisino sila. Ha? Sila may aral yan eh. So kaparantaguhan yung aral na yon. Hindi mo pwedeng iba to sa akin kung wala naman akong stand na ganun. Pero anong masasabi mo sa aral na yon? Ang masasabi ko dyan, kabalintunaang aral yan. Ha? Kabalintunaan. Ano yun? Ano ibig sabihin nun? Kagaguhan. Ha? Kagaguhan. So kagaguhan yung aral ng Iglesia ni Kristo. Oo. Oh. Okay. Sige, linawin lang natin ha. Para sa'yo, Totoy Bibo, kagaguhan yung aral ng Iglesia ni Kristo. Diba? Tama ba? Oo. Okay. Ngayon, magpunta naman tayo sa aral nyo kasi yan ang eksperto mo. Tama ba? Okay, sige. Mag-checklist tayo, no? Tingnan natin kung ano ang mga bawal sa inyo at aral sa turo ninyo. Bawal magpagupit ang babae, tama ba? Yes. Okay. Bawal manood ng sine, tama ba? Bago ko sagutin, gusto ko lang malaman ilan taon si Flowers naging MTGI. Oh, Flowers, ikaw daw sumagot. Ayoko makipag-engage kita kay Bibo.
Hindi, ilang taon ka daw na, no, na naging MCGI? Itong kausapin, me. Yun lang. Ah, okay. Mga nasa 20 years din atas ng MCGI, ganun. Hindi, mas maganda kung siya sasagot. Oh, Flowers, tinatanong kita, ilang taong kang naging MCGI, Flowers? Yun lang. Wala na susunod na tanong dun. Kasi para makita ko, kung may alam ka nga talaga, or kung bago ka lang din. 20 years nga, Totoy Bibos, pagkakulit. Ilang years? Years. 20. 8 years? 8 years. Medyo mahirap signal mo. 20. Ah, sige, okay na yun, ha, Flowers. Salamat. Okay, sagutin ko yung tanong mo. Bawal bang manood ng sine? Ang ipinagbabawal, kung manunood ka rin lang naman ng mga palabas na nang hihikayat ng mga masasamang gawain, eh, huwag ka nang manood. Pero kung mga may aral, may educational na purposes na pinanunood mo, pwede. Kasi, ah, okay. Ang natin naiintindihan. Nakukuha mo? Oo. So yung ako si Ninoy, pwedeng panoorin? Hindi ko napanood yung konteksto eh. Kaya hindi kita masabi, may masagot kung pwede ba panoorin. Yung Made in Malacanang, pwedeng panoorin? May mga bagay na for educational na may matututunan ka, ibase mo na lang sa pangunawa mo. Kung sa tingin mo eh, niloloko ka lang at wala naman akong matututunan, bakit pa ako manonood? Ah, bakit sabi ng broccoli dito, wala sa pinapanood yung Totoy, nasa lugar yon. Yung mismong sinihan ang masama para sa MCGI. Totoo ba yan? Yung sinabi ni broccoli? Mali yun. Paano ko yung sinihan eh magpalabas ng educate ng Jose Rizal? O, di mali na kaagad si broccoli. Diba? Bibo, hindi mo pwedeng sabihing mali siya dahil manggagawa yan dati. Ito mo, manggagawa, tama na. Makikita Bibo, yan. Bibo, hindi, wala ka namang katungkulan manggagawa yan dati. So wala kang karapatang sabihin mo siya. Mas may alam yan sa'yo. At tagalog yan ang katagal niya sa sa'yo, Totoy Bibo. Mas maniniwala ka siguro ako sa'yo kung nagmanggagawa ka. Yan eh, kasi dire-diretso tayo magsalita, nagbibingi-bigihan tayo. Ang punto, Flowers, ako nang mag-handle kay Totoy Bibo. Tatang tao nagkakamali. No? Pangalawa, umalis na siya sa MCGI. Pangatlo, umalis na ang Espiritu Santo. Okay. Ito Totoy Bibo. Minsan mali, minsan tama. Eh, dinyan nyo mo, nilagyan ko ng logic ha. Sabi niya, ang masama daw yung sinehan. Okay. Sige, pagpalagyan natin masama yung sinehan. One time, nagpalabas siya ng Jose Rizal. Educational purposes. Yun ba masama? Di lalabas. Masama din lahat ng mga educational purposes. So, maling logic yun. Okay. Eh, paano daw ito nakalagay sa awit 1, versikulo 1, ang batay, wag uupo sa upuan ng mga manlilibak. Anong sagot mo doon? Yun daw ang dahilan kaya bawal ang sinehan. Yes, yan yung ginagawa namin, isa sa mga talata na ginagawa namin. Ang problema nga lang kasi, hindi nga nauunawaan ng iba to, pero kami nauunawaan na ito. Kung sa tingin ko, masama yung gawain, masama yung palabas na yun, huwag na lang maupo doon. Ano ba yung manlilibang? Example, mga malalim kasi yung manlilibak eh, mga nag-aalipusta, no? So, dun sa mga ganun palabas na parang kinukot niya, example, yung Da Vinci Code, no? Okay. So, okay. So, broccoli, lumalabas na Totoy Bibo, lumalabas na itong si broccoli, bagamat 21 years siyang nagkaroon ng katungkulan sa MCGI, ay mali-mali ang kanyang turo. Yes, kasi nga hindi na siya guided ng Holy Spirit. Okay. Hindi na siya guided. Okay. Pero sabi niya, Totoy Bibo, miyembro ka lang daw naman. Wala ka daw naman katungkulan. Ako nasa loob, siya nasa labas.
I see. Okay. So, sige, sa suma total, hindi naman bawal manood ang CITE, basta mga science, ganun lang, mga educational purposes. Na, ikaw na mag-grade doon, kung kaya nga inaaralan tayo eh, para makita natin yung pagmali at saka tama, di ba? Eh, alam mo naman na ginagawa mo pa. Kaya nga, sa loob na iglesia, binabanal, nagpapakabanal at inaaralan ka para hindi ka mapahamak. I see. So bawal panoorin ang Jurassic Park kasi scientific, ayun ang itinuturo niya ang evolution. Bawal 'yon. Yung mga bagay na puro lamang kasinungalingan. Kaya, so yung bawal ikaw panoorin. Na, ikaw na mag-distinguish sa sarili mo. Na okay. Sa aming mano, sa aming sa mga miyembro or nasa loob, alam namin. Alam namin. Okay. Tama. Ngayon, mabalik tayo dun sa bawal din sa babae ang magsuot ng pantalon, tama ba? Pwede. Ah, pwede? Ah, pwede na pala. Pero dati bawal or ano ba? Ang tawag doon, slacks. Pero kung maong? Merong kasuotan na pang babae na akala mo, panlalaki. Hindi. Basta yung kasuotan mo ay hindi mahalay at hindi nagpapakita ng motibo. So yung isla, medyo maluwang yun. So hindi nakikita yung behind mo. Pangalawa, mahaba yung damit mo pa rin, pang itaas, so hanggang lagpas ng behind mo. So, disente, kagalang-galang, tulad ng blazer, natatakpan naman siya. So, kasi, di ba, sabi nga, pasakop kayo sa bawat namimik sa inyo. Kung may trabaho ka, ayaw dun sa palda. So, no choice ka. Kailangan mo sumunod kasi sila yung namiminuno. So, ipagpipilitan mo, parang magagaya ka dun sa isang relihiyon, nagpunta dun sa Germany, bawal dun yung Biblia. Ayun, nakonyatan sila. Okay. Paano yung mga engineer na nasa construction site na babae, kailangan magpantalon dun ng maong? Eh, di ba, sabi ko sa iyo, yung slacks, di ba? Porting pantalon siya, pero hindi siya, yung bang slacks, panlalaki lang. Ang hindi, pwede rin sa babae. Hindi, kung ang babae ka, pag engineer ka, babae ka, tapos nasa construction site ka, dapat nakapantalon ka doon na maong. Pwede yon pag MCGI. Ganito yan, ano, inaralan ka naman, no? Ngayon, kung mahigpit, yung kumpanya, ay ayaw namin ng slacks, no? For safety reason din kasi yun eh. Hindi ka pwedeng mag-slack sa construction site. For what purpose eh? For safety reason, kasi baka mamaya may tumama sa yung kung ano, at least yung maong makapal yun, hindi ka masusugatan agad. Tapos yung slack kasi, prone yun na sumabit sa kung anong mga nakalawit doon. Mahihila yung slack mo, ganun. Kaya ideally, maong na makapal. Ang okay, ang actually, ang mga babae, mga engineer, nasa loob lang ng opisina. Hindi ah, may mga nagpupunta rin sa construction site sa engineer. Ito nga, sasagutin na nga natin eh. Slacks. Oo. Sa'yo, hindi ko ipagpa. At choices na ng isang miyembro yun. Kung dyan masusukat kung gaano ka katibay yung pananampalataya. Totoy Bibo, ikaw ba itong sinasabi ni Broccoli na yung asawa mo daw nagsusuot ng pantalon na mahigpit? Yes, ang ano, tulad nga na sinabi ko, yung ano, ang sinasabi ni Broccoli, yung asawa ng leader nila ngayon nagsusuot ng mahigpit na pantalon. O paano yun, Totoy Bibo? Leader niyo pala yun. Ganito, no, doon kasi sa mga ipakita nila, no, anong pantalon ba 'yung mahigpit na nakita nila?
Kasi tulad niya na... Bawal yan dati. Aminin mo yan, Totoy Bibo. Bawal na bawal yan dati. Bakit pinagsusuot niya yung asawa niya mismo ng ganun? Tulad nga na pinapaliwanag ko sa inyo dahil dun sa trabaho. Kung, flower, requirements, kunyari, sa isang department store, ano ba dapat? Dapat fit, tapos black. Ikaw, siyempre, wala kang choice. So, kailangan mo sumunod dun sa trabaho sa Totoy Bibo. Anong trabaho niya? In every house, there is a rules. Ngayon, anong trabaho niya, Totoy Bibo? Ha? Anong trabaho niya na nagre-require na kailangan siya leader siya, na asawa siya ng leader ng isang organisasyon, and in fact, CEO, si Daniel Rason, ng Wish 107.5. Bakit pa siya magtatrabaho? Hindi tayo nagbabase sa sabi-sabi. No? May picture daw, papatala sa'yo. Tapusin mo lang ako. Marahil si Broccoli nga ay wala na sa MTGI. Yung iba naman yung pag-alis niya. Nagkaroon siya ng puot o galit. Bibo, huwag mo ibihis sa tao. Tinatanong kita, paano kapag nakapagpadala sa'yo ng picture? Paano kapag nakapagpadala sa'yo ng picture? Ako para maintindihan. Handle dito. Let me handle this. Hindi tayo maintindihan. Oo, sige go, Totoy Bibo, go. Hindi tayo naniniwala sa sabi-sabi. Pero no? Totoy Bibo, hindi mo naman dinideny itong sinabi nila na yung asawa ng leader nyo ay nagsusuot mahigpit na pantalon. Hindi mo dinideny yon. Tulad ng sinabi ko, hindi ako naniniwala sa sabi-sabi. Ah, okay. Pero hindi mo kayang i-deny, hindi mo rin kayang i-confirm. Mahihirap kasi pagka yung sabi-sabi ni ganito, sabi ni ganon. Tapos yung pala, mali pala, dinadamay ka na dun sa pagkakamali niya kasi okay, utu-utu ka. In short, Totoy Bibo, you neither deny nor confirm na yung asawa ng leader nyo ay nagsusuot ng mahigpit na maong na pantalon. Kulang pa ba yung sinabi ko? Hindi nga ako naniniwala sa sabi-sabi. Pamira naman. Okay, move on tayo. So sinasabi mo kanina na okay lang magsuot ng pantalon provided requirements naman yun ng trabaho. At mahigpit yung trabaho. Oo, yes. Kung wala ka ng choice na ibang mapasukan at kailangan mo. Kasi in every house, there is a rule. Sabi Nga, pastor. Ang mong sabihin, in every rule, there is an exemption. What? In every rule, there is an exemption. Yun yata yung gusto mong sabihin. Hindi. In every house, there is a rule. You have to follow that rule. Sige, go. Ngayon, ibig sabihin pala yung bawal sa inyo ay flexible. Anong flexible? Pwedeng sundin, pwedeng hindi. Depende sa sitwasyon, ganon. Yan, bubuti na yan yung eksaktong sagot, flexible. Ah, okay. So flexible pala yung paniniwala nyo. Okay. Ngayon, paano kung pumasok sa army yung babae? Kailangan magpakalbo? Okay lang yon. Tulad ng sinabi ko sa iyo, ha? Hindi po ipagpapalit yung pananampalataya. Ah, okay. So kailangan sa inyo, pagka babae, wag na lang mag-military kasi kailangan ng military ka. Hello, hello. Rinig niyo ba ako? Yes, ayan. Rinig. Yon, happy worship extra service sa inyo, Sabado. Oh, wala akong pinagsabihan na magla-live ako. Oh, nagulat ba kayo? Nakita ko lang sa YouTube notification you're doing a live show. So, ayun. Bagong gising ah. Ayun, pinlay ko lang kasi yung video na yun. Usapan namin yun kagabi or no isang gabi yata. Natuwa ako. Sabi ko, perfect to ah. Magandang topic to. So, ayan. Wala talaga akong balak mag ano
Mag-podcast by play ko lang sana. Eh, nandyan na kayo. Uh-huh. Oy, potential! Ano na? Hey, brother! Busy, busy? How are you? Oo, naging busy lang ako ng mga nakakaraan. Yeah. School? Kaya nakahiyatos ako saan? School related. Kaya nakahiyatos ako eh, sa Reddit. Ngayon lang ulit ako na ano. Okay, yeah. Welcome back. Ate Pechay, nagulat ka ba? May live ako. Ate Pechay, nakamute ka. Ay, si Pechay. Good evening dyan. Good evening ba dyan? Oo, 8:30 na. 8:28. Ah, Pacific Standard Time pala kayo. Ay, Mountain. Mountain Standard. Mountain? Mountain Standard Time. Wow. MST. Shoutout mo na. Ano yung video na sinasabi mo na kay Totoy Bibo? Hindi ko pa nakita yan. Kasi meron sa TikTok, meron akong pinafollow na ATS podcast. So, totoo ako kasi ginagawa nila doon, nagpapapasok sila ng mga Christians. Tapos, parang dedebatihin nila, babasagin nila yung faith. Si Totoy, tambay doon. Saka yung Olive, yung taga Wish makeup artist. So, lagi silang kawawa doon sa ano sa podcast na yon. So, natutuwa ako. Nakikisali rin ako minsan, tsaka nag-chat-chat. Tapos, ito nga, ni-record ko kasi tuwan-tuwa ako kay Totoy. Parang siya yung ano ko eh. Kala niya naman kasi komo na nakaka-dominate siya sa Broccoli TV. Paminsan-minsan eh, kayang-kaya niya na kahit sino. Lumaki rin yung ulo ni ano eh. I commend the ATs na nagpa-facilitate ng show na yun kasi he was calm. Unlike me, nung unang guest niya, I was really talaga agitated. I was really irritated. Pero yung 80s na yan, ang galing. Galing ng pagka-tabi. Ano sila doon eh? Puro happy. Happy Christian. Pero yung mismong may-ari ng account, bosses ano lang, happy Christian. Pero may asawa at anak daw siya. Ang talino. Galing. Talino niya. Kayang-kaya niyang kontrolin yung usapan. Puro ad hominem si Totoy Bibo doon eh. Tsaka poisoning the well, yung ginawa niya. Na-checkmate siya. Ito nga, sabi sa, may nag-comment, checkmate. Yes. Kasi sabi niya nung una, hindi daw sa lugar yung bawal manood na sine. Nasa palabas daw yon. Tapos nung sabi ko, ang batay nyo dyan, awit uno-uno, yung upuan ng maliliba. Sabi niya, yes, yan yung isa sa mga batay namin. Adi, checkmate na siya. Ano, best iyan, na paninipala nga rin nire-represent niya during that podcast eh. Kasi I remember that very well, nung doktrina ko, na nung mga bandang 2004, nabawal talaga ang sinihan. Bawal na bawal yan. Kailan sinabi sa'yo? After ng doktrina, di ba? Hindi. Ano? During doktrina yun. In between. Before baptism. Oo, tama, plus, tama. Tsaka yung halal. Halal, tsaka yung bawal sinihan. Ano yun? Parang nasa ano na ako ng 13th or 14th na lecture na yun. Sinabi yun. Oo, bandang ganun. Pero hindi sinabi sa video, di ba? Hindi binanggit. Ayun, so yung sa VHS na pinaplay nila during that time. Hindi, no? Yung worker lang eh. Yung worker, Tapos may, naalala ko lang sa lokal, may parang maliit na whiteboard silang din-drawing yung halal. O, pag nakikita niyo, naalala ko si Brad Chuck pa yung may ganun. Oo. Ito yan eh, yung drawing na yun ng halal. Nakita niya, corned beef. Yung kakainin. Grabe, nakaka-shock yung mga ganon. Bigla-bigla. Ikaw naman, wala ka ng choice, kundi, ganon po ba? Okay, bawal pala. Si Brad Aldred nga eh, sabi niya, I'm
I'm a fan of movies, na amazed daw siya. For him, it's a it's an art. Eh, tapos biglang bawal. So, hindi ko alam kung sumunod siya or what. Ikaw ba, potential? Kailan mo na lamang bawal manood ng sine? Nung ano? Naalala niyo yung ano, endgame na ano? Nung Avengers? Nung may nagtanong sa consultation na pwede daw bang manood nun sa sine. Eh, may nag ano, may mga nagsasabi na ah, okay kang manood kasi nga, 'di ba? Parang may prohibition nga na, na bawal yung ano, bawal nanood sa sine. Eh pero ano, may mga kilala naman ako na nanonood. Maganda yung movie, we. Oh, hindi okay. Kasi ano, inalaw na yun dati eh. Si Soriano naman kasi bigay bawi eh. Inalaw na yun dati. Ha? Agree na bigay bawi yan. So, yan. Oo. Katulad din ng ano yan, ng nung pagdalo sa mga birthday tsaka Pasko, bigay bawi din yun eh. Mm-hmm. Gagawin ni sabihin ni Soriano, ano, kung kamag-anak, ano mo naman yan, kamag-anak mo naman yan, hindi ka naman pumunta doon para sole purpose na makilamon, para lang ano, hindi sila matison. Tapos true. Pag pina-practice mo na, may kakausap na sa iyo. Ano to? 'Di ba? Surprise. Joke pala. Ayun nga, marami nang iniba. Ako din eh, fan din ako ng mga movies. Eh ang ginagawa, siyempre bawal manood ng sine. Anong gagawin mo? Bibili ka ng noon ah, bibili ka ng DVD diyan sa Baclaran sa Quiapo. Eh di piracy naman yung sinuportahan mo. Oh, yeah. Which is another evil. Kaya i-download mo, 'di ba? Totorrent mo. Eh di piracy din 'yon. Oo. Yung sinasabi ni Pendulette, eh, there's no difference between evil and lesser evil because they're both evil. Ah. 'Di ba? Oy, ano yan ah. It's up for discussion. Anong perspective? Masturbation, lesser evil. Parehong mali, ganun ba? Oo. Parang parehas naman silang mali anyway. Siguro depende pa rin. Ibang topic yan. Mayayari ka dyan, Kuya Talong. Mayayari ka dyan, oo. Hindi, may mga depende kasi. Parang, di ba, lesser of two evils. Sa mga magsinungalingin, masama rin naman na pumatay. Hindi naman siguro possible na ma-equate mo yung dalawa na yun. Even though they are both, ano, both wrong. I understand na it's case-to-case basis. Pero yung pagdating sa doktrina kasi, supposedly, aral ng Diyos. Walang compromise dapat dyan. Ah, yes, yes, yes. On a Christian perspective, yes. On a Christian perspective, it has to be absolute. Yun nga yung sinabi ko kay Jun Soriao, bakit inaalaw niyo yung pirated, ano, DVDs na ibenta sa at grocery pa, sa ADD grocery. Kita ko yun. I seen it firsthand noong around 2004 to 2006. Anong asabi niya? Ang sabi niya, hindi lahat daw ng pirated CDs galing sa namimirata. Iba daw dyan, galing sa mismo mga production studios. Parang pinapirate daw nila yung sarili nila. Inalaw nila? Oo, therefore inaalaw nila. So, putya, anong klase nga din? Pirated pa rin yun still. Does it change the fact na pirated yun? Maniwala ka doon. Excuse lang. Saka alam bullshit ng excuse na yun. Hindi ano, dissensible. Mm-hmm. Yeah, I remember that conversation. Parang looking back. What the heck? Meron naman akong friend dyan sa Bikutan. Ano, pulis siya. Namigay siya ng DVD. Kasi ni-raid nila yung Baclaran. Siyempre, ang dami nilang na-confiscate. Binigyan niya ako ng mga ano DVDs. So parang ano 'yun, ba't ganoon? Dapat ano bang dapat gawin? Sunugin ganoon. O tirain, 'di ba?
Oo, correct. Oh, sabi niya, oh ito, binigyan ako ang dami. Sa'yo na lang. Si ano, di ba dati si Bong Revilla, di ba dati naging ano yan, BRB chairman? Mm-hmm. Oo. Alam mo ba, yung naging boss ko noon, naging malayong kamag-aan, parang in-law na naging relative niya si Bong Revilla. Alam mo, inaano din niya, nire-redistribute niya rin yung mga nakukumpiskan. Nakukumpiskan nila. Totoo na, pinabang din sila. Oo. Sayang din kasi. Oh, grabe. Ang ano, ba't ganun? Parang may mali. Ayun. Double standard. Tapos yung isang napag-usapan dun sa ano, sa podcast kanina, yung pantalon. Mm-hmm. Ayun. Mm-hmm. Na-check na din siya doon. Na wala namang ganya, wala. Eh kung sendan ka ng picture, hindi pa rin ako niniwala diyan. Oh my god. Sabi-sabi lang 'yan, 'di ba? So, ginawa ko, kinompile ko. Paano kung meron akong recording yata ng circular na binawal yung mga babae na magpantalon. I'll try to upload that. Mm-hmm. Sige. Binawal pa. 2011 yun. Ano. 2011 yun eh. As far as Brand potential. Binawal din yung ano, yung magsuot ng t-shirt. Bawal yun. Mm-hmm. Sa babae. Bawal. That's true. Babakat. O ngayon, binawi. May MCGI Cares t-shirt pa. O, binawi pa. Ayan. Bigay-bawi talaga. I agree. Bigay-bawi. May t-shirt for girls? Hindi. Yung talagang general t-shirt. Basta t-shirt. Kaya, ano noon, dati nag-ano pa kami, nag-purge talaga kami ng closet dahil nga sinabi na ni Bradelli, wala ikang kapangyarihan sa akin. Ang before EFS yun, ano ba yung brand na inaano niya? Pixies. Wala ikang authority sa akin ang Pixies para ano to, como i-minamarket ng Pixies, eh pwede nang tangkilikin lahat ng kapatid. Kaya yun nga nangyari nga na terminate na yung kontrata nila sa Pixies. Tapos pinalitan ng EFS. Ayun. Ewan ko lang kung may nakakatanda nun. Bawal sa mga babae ang mag-t-shirt. At may binibentang t-shirt yung Pixies. Ay, good morning, Kuya Del. Good morning. Aga nyo ah. Lodi. Kasi hindi ako makatulog. Kahapon pa ako nagtatrabaho. Tapos uminom ako kape dahil kong gagawin. Sabi ko, pagod na ako magtrabaho, mag-live kaya ako. Since ano, may WS ngayon eh. May nagkikwento eh. Abulo yan daw ang topic sa ano, WS. Oh. Okay, hindi nabubusok asawa mo sa'yo, broccoli, no? Hindi, busy rin eh, nag-work. Araw at gabi, nasa ano kayo? Nasa Discord at Reddit ko eh. Grabe. 24-hour support. Ayun nga pala, nag-open tayo ng Discord group chat. Ilan na ba, Kuya Del? 30 plus na, no? 33? Oh, 30 plus. Oh, wala pa isang araw. 30 plus. Oh. 30 plus na wala pa isang araw. Tuwan-tuwa sila eh. Parang nakawala eh. May nasasabihan sila ng mga ano nila, hinanaing. So, kakatawa. Ano na naman sasabihin nila? Puro na lang hinanaing. Okay lang yun. Eh kung nalulungkot ka, di ba may mga kwento dito na depressed daw sila. Oo. Diba? Kailangan nila ng friends. O lalo na sa MCGI eh. Pag wala ka na dyan, wala ka ng friends. Oo. Nalala ko dun sa pinlay mo kanina, Broccoli. Parang he's really poisoning the well, at hominem siya. Yung binanggit mo yung bawal. Yung kinakot ka nung mga ano dun, co-host dun na bawal yung pantalon, bawal yung sinihan. Tapos sinabi niya, si Broccoli kasi, wala na siyang Espiritu Santo. Lumayas na. Ano pala yung Espiritu? Bawal pala yung sinihan doon. Parang, you cannot deny it. Sino niloko niya? So siya may Espiritu pa.
Nasa 80th podcast nga siya eh. Siya yung nagsisinungaling din. Oh my God. Pero in fairness, nagtatanggol siya ng MCGI. Ewan ko kung anong pinagtatanggol niya. Yung luma yata eh. Yung version ni Bess. Obviously. Yun yung lumang aral ni Bess. Natanggol niya. So parang MCGB to. Oo. Kasi kung kay kuya, bawal yung... Uy, ba't nakikisali ka dyan? Pati yung isa, si Olive. Nandun din. Pinagtatanggol yung ano. Masturbation naman yung topic niya. Tingin ko yung Olive na yun, nasa Reddit na yan. Malama. Aware na sa mga ano eh. Kasi may nagko-comment dun ng Reddit link dun sa ano niya eh. Sa thread niya dun sa issue ng ano. Yung post halal niya. One time. Oo, oh, yun. Sa halal. May nag-post dun ng ano eh. Ng link ng Reddit eh. Oo. Nasuspindi daw siya eh. Dahil kumokak daw siya. Sabi ko, ano yung kokak? Alam ko na, sabi ko. Yun ang... Eh, buti umamin pa siya eh. Marami dyan, di naman umaamin. Oo, oh, yun. So, kudos pa rin. Ako malami dyan, marami. Pero umamin lang lahat ng mga elder dyan eh. Kundi 100%, 90% mga nanonood ng mga porn yung mga yan. Ako, huwag sila mag-tick na ako. Yung mga bago-bago nga lang ako dyan doon, parang bagong trading ako sa Wharton, gulat nga ako doon sa Son Servant namin doon. Parang DS na rin halos kasi distrito na hawak niya. Saka yung mga top officials namin sa workers na. Eh, di ba wala pang internet noon, di ba? Pumasok kami sa ano, sa Video City pa rin eh. Arkilana, ano, di ba? Na City, di ba? Pasok kami. Arkilana ng pelikula. Wala lang sila ng pelikula. Pakalain mo, kinuha nung DS namin ni ano, pelikula na ano ba yan? Priscilla Almeida, ganyan. Hindi, ano yung Biba Hot Babe? Yung, di ba uso yun natin yung Biba Hot Babe? Yung kayo Hot Whistle. Ayop. Oo, yung... Di ba may pili ko naman kuro Biba Hot Babe? Yung mga poster. Oo, ano yan? Biba Hot Babe. Oo, Hot Babe nga. Basta Biba Hot Babe yung mga, ano, mga bida dun sa pelikula. Oo. Pelikula ba yun? Tapos ano? Parang hindi yung pelikula yun. yung mga character, yung mga ano doon sa Biba Hot Babe, may pelikula yung sinang Maui Taylor. May yeah, marami sila pelikula. Ah, pelikula? Oo, oh, may isang pelikula na ano, dalawa yata yung kinuha. Oh, isa ba yun ngayon? One of them is yung pinagkamasutra. Alam din nung. Mga pelikula na ano, yun. Naparad ko yun, yung pinagkamasutra ni Katya Sand. Kukutsabahan sila, kukutsabahan sila. Gulat ako eh, kukutsabahan sila. Gusto ko nga sana isang bung yun eh, sa ano eh. Sa DS. Pwede pala yung sa DS. Oo, paano mo susumbong yun? KNP. Ilan hinaram niya? Umiram siya ng madami, tapos may isang Biba Hot Babe. Oh, parang gano'n, no? Sinamahan ng isang. Ito yung ex-boyfriend nung girlfriend ko na ngayon, na dating rin kapatid. Ano naman, ang search result niya dati sa Facebook, mga single hot mom, mga ganyan. Kapatid yan, ha? Fetish. Oh, kapatid yun. Fetish niya, single mom. Ayan. Dati ko pala sa Buwanda Peninsula. Hey, kumusta kayo dyan? Hello. Hello. Ayan. Oh, YouTube 19. Dami yan. Ay, speaking of which, Brad Oli. Nanagpo ko nung video ni live podcast ni ano, ni Willie Santiago ng mga nakaraan. Sabi niya, may iba sa kanya, nanonood sa kanya yung, hello, YouTube, 19. Hello, Facebook, 20.
ginagawa niya daw yun out of respect daw sa viewers niya or acknowledgement. They are spending time to watch his show instead of doing something else. In kaya sabi niya, kahit konti lang yan, parang I'm still gonna acknowledge them anyway. Kasi ang tapos may binasa pa siyang verse sa Bible na parang kahit ilan pa yan, parang it doesn't really matter. Konti lang talaga. Basta organic. Yun ang importante doon, yung talagang spontaneous na ano na viewership. Hindi yung pinower viewing lang. Kaya nga lang nagpapagaling kasi siya eh. Yun ang turn off sa akin eh. Nagpapagaling siya. Okay, mayroon na sana eh. Ano nga pala, tinatry pa lang i-invite yan si Brad Willie. Just to confirm, no, hindi po kami kapanalig. Kasi ito, sabi ni Brad, love sa chat. Kapanalig nyo pala si Satan Tiago. So, just to... Parang ano ba, ah? Hindi po. Okay, may fanatic pa lang nakikinig. Kasi usually kasi fanatic ang tumatawag sa kanya ng ganun. Sa tansyado. O calling names. Kapatid pa yung nagaganon. Tayo, hindi naman tayo nagaganon, diba? Ayun. Eh di ba si Soriano din nagpasimuno ng ano, ng Pacquiao kay ano, kay Kiboloy? Wala namang ibang kapatid na sila na ano. Tinawag ni Bess si Willie Santiago sa Santiago, ano? Kasi, ano, si Willie Santiago noon, tinawag naman niya si KDR na Bonjing. Parang ano, no? Sila nagagalit sila pag tinatawag nilang Bonjing si, ano, si KDR. Ano, they keep name calling, ano, other preachers as well. Parang ano, weird lang. Pero si, ano, no, si Willie ang nag-umpisa niyang Bonjing na yung kay KD, no? Siya ang natumawag na Bonjing. Pero kasi kung parang nare-realize ko rin parang medyo nga. Pero ay, good morning kay Slapshock. Ayun. Sorry. Slapshock. Hello po. Siya yung nasa ano, sumali ka sa Discord, no? Ayun, no, sabi niya, salamat sa pag-accept sa Discord kahapon. Hello. Slapshock, hello po. Sali ka. Hello po. Yon. Anong name mo sa Discord? Ako bro yung nagkwento ng ano, Supernatural. Yon. Okay. Ano nga ba yung Supernatural? Ano ba yun? Yung recap mo. Yung nangyari po sa akin, ano, yung... Kaya po, yung kasi status ko muna po ha, MCDI po ako, pero hindi pa po ako tiwala. Kaya lang po, nakakonfuse na ako sa faith ko kasi nga yung mga nangyayari sa loob, binago yung mga aral. Kaya talaga ako naanib dahil doon sa debate. Parang tinarakan yung dibdib ko nung sinabi ni Kuya na mabuting gawa na lang ang pakikipagdebate. So parang nabaliwala yung tinuro ni kapatid na Eli na pag pinagtatanggol yung pananampalataya, ang lagi nga sinasabi, hindi tayo makikipagdebate, siya lang, puno sa puno. Correct. Bakit po ngayon tinanggal? Okay. Tapos, eto naman po, kaya na yung status ko kasi floating na eh, parang naniniwala, hindi naniniwala. Kaya lang po, parang naniniwala kasi yung nangyari po sa akin, yung nakikwento ko nga po sa Discord, yung na-experience ko po nung bago ko ikasal. Patulog na po ako nung gabing yun kasi sabi ng mother ko, matulog kang maaga para mag-beauty rest ka, ipahinga mo yung isip mo. Eh siyempre ikaw, ikakasal ka, ang isip mo, parang lutang, excited ka. Yes. So natutulog na ako, parang naalimpungatan ako, nagigibalinto na ako eh. So ginawa ko, bumangon ako. Alam niyo po yung galing ka sa higa na pag bumangon kayo, nahawa kami yung binti mo para bumeloy, parang isinisipa mo para makatayo po.
Ganun po yung ginawa ko. Bumangon ako. Pero yung bango ko, nakaupo ako sa kama. Ewan ko ba't nilingon ko yung pagkakahiga ko. Paglingon ko po, nakita ko po yung katawan ko nakahiga. So ang nangyari po, natakot ako, humiga uli ako. Tapos, siyempre iniisip ko baka nananaginip ako. Sinasampal ko yung pisngi ko. Eh, wala po ako nararamdaman habang sinasampal ko. Tapos sumisigaw ako. Walang lumalabas na boses. Hanggang hindi ako tumigil, narinig na ako ng mother ko. Pumanik sa taas. Tapos yun, ginising niya, tumayo ko. Pag tayo ko, yun, nakita ko na, nakatindig na talaga ako, wala na yung nakahiga. Isa po yun sa ano, kaya parang, kasi naituro ni Brad Eli, may kaluluwa raw tayo eh. Uh-huh. Yung nasa Biblia, kaya yung paniwala ko ngayon, naghahalo eh. Kasi nga, yung tinanim pa sa MCGI na pag umalis ka sa MCGI, wala nang tama, lahat na mali. So ngayon, confused po ako, saan ako pupunta? Kaya napunta po kay Broccoli. Napanood ko yung mga podcast niya. Tapos yung may days, tsaka 80s. Yung Broccoli. Halo-halo dito. Kaya lumawak po yung ano ko. Salamat po sa channel. Pag, ano yan, may kantang ganun eh. Kung ikaw ay naguguluhan. Ay, kung wala ka ng malapitan, kapit ka sa akin. Sa akin. Kapit ka sa akin. Salamat po sa pag-welcome sa ano, Discord. Oo. At this point, hindi na ako na ano yung kasi parang nakulong ako eh. Yung sa paniniwala ko. Na yun lang ang tama. Pero sa tingin ko may mali nang ginagawa. Kagaya nga niyang pantalon na yan eh. Pati po yung sine, inabot ko po yan 2009. Inabot lang yan. Bawal panood ang sine. Sabi ko, bakit po? O ano ba nakikita mo sa sine? Lalo na madilim. Puro kahalayan daw. Grabe. Hindi naman lang ano, nanonood, ganun ang ginagawa eh. Nasa tao na lang po yun eh. Agree. Lalo na po. Lalo na po. Impokrutuhan nga yan, di ba? Kasi yung sine daw bawal. Kasi ang ano dyan, ang stand nila dyan kasi is ano, inuupuan doon ng mga manlilibak. Yes. Di ba? Kaya wag daw po doon. Ngayon, eh nung nag-pandemic, di ba? Tapos nag, ano, yung COVID vaccination ng gobyerno, meron isa, meron iba, ginawa sa sinehan, di ba? Ginawa sa sinehan. Yung kapatid nag-post ng 2009, wala pang bayad sa sinehan. O, yung po siya doon, hindi pa paano yun, di ba? Oo. Saka weed noon, ano? Weed doon, no? Sabi, ano, inuupuan daw na malilibak yung ano, mga upuan sa sinehan. Eh syempre 'di ba may mga umuupo doon, umuupunta sa sinehan bago umuupo doon. Syempre, sumakay muna ng public transport, sumakay yun. Ng bus, sumakay ng tricycle. Oh, ibig mo bang sabihin eh bawal na rin ako sumakay ng tricycle kasi nauupuan din ng manlilibak 'yun. And ang lusot nila diyan sa mga doctrinal live na tinatanungin eh. Ang lusot nila diyan eh yun naman daw ika intended for transportation, parang ganun daw. Eh, kahit sino po pwede daw. Eh, yun daw sinihan kasi, eh, usually karamihan daw na pupunta ron, eh, may ginagawa rin ako papalagyan. Teka, ano ba yung manlilibak? Ang manlilibak is, parang ano ba, yung nagahasik yata ng... Nanunuya, ganun. Nanunuya. Nanunuya, yung laban, yung laban sa araw. Laban sa... Nasa sinihan ano, yun? Sa... Parang kontra. Nasa sinihan yung mga yon? Parang... Ay, si Brad Ken. Ay, good morning. Good morning. Oh. And nobody knows. Good morning din. Oy, si nobody. Oy, si nobody knows. Nobody but you. Nakipagpuyatan din yan kagabi. Matandang kapatid. 1990s. Late 1990s na anib, no? Oh, worker din pala yan. Oh, nag-seminarista. Oh, nga pala. 1996? Yes. Kayo gumawa ng mga bleachers, di ba? Yeah, no? Sa amin nagsimula yun. Ano yan? Ako lang to dyan kami to. Hindi naman kasi batch ni mga pluto. Sila yung batch 1 eh. Tapos sumunod kami. Doon sa batch 1, yun yung, ano eh, yun yung batch na kasama si Habilan. Doon siya nakilala. Oo, oh, yun. Noong kami na, noong kami na, yung batch ko na, si Jerry Caroro, bago-bago pa lang ata siya nung ano, hindi ko alam. Ano yan, nagpabuhat mong isang malaking beam. Alam niyo yung beam sa gitna ng kasalamatan yung pinakataas. Yung pinakataas ng beam.
Bro, baka pwede yung maayos ng konti yung audio. Mababa yung... Sayo, maganda yung pinasabi mo eh. Yung pitch, bro, taas mo konti. Masyadong mababa. Walang maintindihan. Sayang yung mga info mo, maganda. Kasi yun yung mga panahon na, mga 90s era na yan. Ang daming mga hirap pa mga ditapak dyan sa convention na yan. Yung bleacher na yan, very memorable yan. Kasi yan yung kinakalampag namin eh. Pag natutuwa kami kay Bes eh. Ayan, medyo nakatikim ka ba ng hagupit ng paraon? Actually, may kwenta ako dyan. May kwenta ako dyan sa paraon na yan. Kami actually nagbingit sa para. Ay, wait lang. Naging chicken man. Medyo atin. Motis na si Totoy Vivo. Okay na. Naging ano, Totoy Vivo yung boses. Baka naman na sobrang taas yung pitch, nataas yung pitch sa clownfish yan, Brad. Unique tool ata to eh. Ayan, okay na. Ayan. Malinaw na. Okay, so, samba. Yung, alam nyo ba yung beam dun sa gitna nung, yung pinakataas na bubong? Habang may klase kami kay Sis Crispy Perez, ewan kung natatandaan niyo yung mga nag-seminar. Pintahan kami niya ni Jerry. Pinabuhat yun. Pinabuhat yung gamit lang talaga ang kamay. Walang anumang ano. Lahat kami, mga 100 kami sigurong bumuhat nun. Dami. So, nabuhat naman. Dahil, syempre, mainit eh. Mainit yung pananampalataya mo sa lahat. Nabuhat. Talagang na siguro may 500 meters namin na inipat yun, na inilakad lang namin. Walang mga crane or ano. Talaga manual na buhat para nagbubuhat ka lang ng bigas, ganun. So doon yung nagsimula. Siguro nakita niya mas mabilis magtrabaho kung gamit yung mga seminarista. Doon yung nagsimula. Hanggang sa yan, tinuruan ng mag-welding, tinuruan ng mag-acetylene, tinuruan ng paghahalo. Yung bleachers na ginawa namin dyan, yung bleachers doon sa second level nung harapan ng stage saka yung sa ibaba, yung lugar ng mga choir. Yan yung mga ginawa namin dyan. So, hindi na kami, siguro mga isang buwan lang ata kami nag-klase doon. After nun, puro construction na yun. Doon na bilang si Paraon kasi nangyari, binumura yan. Na nabubura yan kay Bes noon. Pinuputangin na yan. Putangin na mo, bakit ganito ang pagkakagawa niya? Minumura. So, nangyayari, since bago lang ata nun si Jerry Caroro, kung nagkakamali, si Jerry Caroro, pinuputangin na rin kami. Putangin na niya, trabaho kayo. Run forward. Kuya talang. Run forward. Kasi since you are still like blinded dun sa alam mo kasi in fairness naman yung mga nalalaman natin kay Bes noon talagang malinaw. Tapos yung pagpapalaganap noon talagang parang 24/7 walang pahinga yung pagpapalaganap. So okay lang. Tuwa lang. Then, may instance na nangyari, nakalimutan ko na kung saan division yun. Hindi ko alam kung sa division ng vehicle yun. Yung may nagreklamo na seminarista na, pumunta tayo dito para mag-seminar, hindi para mag-construction worker, hindi para mag-hold ng semento. Nag-isip. Ito walang yung puto na to, narinig yun, sinumbong sa pangangasiwa. Nasira kami sa buong sa buong KNP, hindi pa KNP ang tawag nun. MIC. MIC. Kasi prior MIC o IC pa nun eh. Uh-uh. O IC pa lang ata. Hindi ko na matanda. O IC pa. Nung unang panahon, lahat o IC. Pa nun, wala pang MIC nun. Mga 99. So yun na. Kinausap kami sa buong klase, talagang lahat ata ng kahihiyan inabot na namin. Kasi talagang sirang-sira kami. Dun sa... Pinapauwi na kami noon eh, actually. Ayaw na kaming turuan. Eh, ganyan pala kayo eh. Wala kayong sa gawain eh. Ganyan ang iniisip nyo dito. O, hindi kayo natututo. Lumayas kayo. Yun yung mga noon eh. Siya pa masama. Ganyan. So, syempre, iyakan yung mga kasama ko.
Tapos eh ako naman kasi ano lang yung tawag dito yung low profile lang yung basta pinunta ko doon matuto. Okay, sige kung kailangan mag-construction go, yun. Yun yung ano noon, ang naging problema namin si Puto. Kasi si Puto talagang super sipsip yan kay Bes. Super sipsip yan. Kaya maraming naiinis dyan kasi nga ang daming marami nang nakakaalam na may ginagawa siyang kalokohan. Pero dahil dikit siya, wala pang Happy Christian nun eh. Hindi ko nagkakamali. Wala pang Happy Christian nun. Marami na kalokohan na ginagawa. Hindi lang yan na isusumpong kasi nga dikit sa ano? Sa taas. Oo. Si Yuli, abatch namin yan. Ang kwento dyan, day one pa lang ng seminar, nandun na yan sa pintuan ng bahay ni Bes. Di ba yung bahay niya nandun sa may tabi ng Ad Museum? Ah, naalala ko yan. Di ba? Yung Ad Museum dati yung sa side ng ano, Pasalamatan. Tapos yung museum, tapos parang may isang pintuan doon na di ko alam kung karindiriyesa or what yung yun din. Ay, di ata yung parang lounge ata. Yun eh, doon tinatanggap yung mga bisita. Tapos yung second floor, yun yung kwarto. Yun yung kwarto. Kami yung gumawa ng CR nun. Parang lounge. So, doon lagi yun si Yuli. Hindi nag-aaral yan nun. Basta nandun lang siya, hinihintay niya lagi dadating si Bes. Talagang, ano siya, ewan ko kung tama yung understanding ko, parang pangarap na yun siya yung maging parang hamilan dun sa batch namin. Oo, yun. Narinig ko na yan noon. Ganyan nga yung pronto. Sip-sip nga daw yun. Hindi na araw sumasama sa construction. Hindi sumasama sa construction yan. Nandun lang yun. Nag-aabang yun. Tapos kapag... Kaya alam namin para medyo may... Ang sabi namin na parang may sayad yun. Kasi sabi na pag hindi siya pinapasok, nagsisisigaw siya dun sa labas. What? Nagsisigaw siya yung... Ayun, nag-ano siya, iyak-iyak siya dun sa labas. Hindi siya pinapansin ni... Hindi siya pinapansin ni Bes. Hello? Yung ano nun. Kasi hindi nga siya kilala eh. Dabagubago lang yung nandun lang. At ano yung iyak? Ba't sumisigaw? Ano yung sinisigaw niya? Yung ano, yung gusto niya talaga mapalapit sa pangangasiwa. Talagang ano yan, yung mga KNP, tinatawan-tawanan lang siya eh. Siguro tinitest kung hanggang saan yung ano niya. Tinitest kung hanggang saan siya aabot. Eh, araw-araw yun. Araw-araw yun. Kasi kapag may ano yan, kunyari may broadcast si Bes nun, tatakas yan, sasama yun. Wow. Sasama yun. Pala yun? Hindi, may napansin ako dun. Eh, kasi ako nag-ano lang, observant lang ako eh. Ang napansin ko nun, dahil dito sa mga kaguluhan nangyayari, naalala ko yun na noon pa, aloof yan si KDR kay Yuli. Ewan ko kung anong something, bakit parang nagawa ni Yuli na talagang makalapit siya, na-penetrate niya yung ano, yung mga nasa taas. Tapos yun, naging close na sila. Eh, pag gano'n nga minsan nagbabible expo, sumasama na yan. Ang kasama nun, si Hamilan, si Yuli. Pero pang isang kasama si Hamilan na naging member ata ng MMC, yung singer, yung kasamang kumakanta ni Hamilan na Spanish. Anong pangalan nun? Brad Glenn ba yan? Si Snow? Puti siya. Hindi, lalaki maputi siya. Yung laging kasama ni Hamilan na kumakanta lang mga Spanish songs. Nakalimutan ko na yung pangalan nun eh. Pero naging KSP yun at saka MMC. Kaya sila yung mga kasakasama nun. Perry? Hindi. Perry Quaresma. Kilala ko yun. Perry Quaresma ata. Oo, yung back din siya ng... Back din siya ng Wave 1. Kasama siya sa Wave 1. Brad Perry, di ba? Yung ano, yung may ano sa paa? Yun ba yun? Si Brad Perry ba yun? Ay, hindi. Yung sa Brad Perry. Kailan ko sa Brad Perry. Siya yung lagi namin... Si Brad Perry, di ba siya yung dating, ano, yung parang kasama sa KNC, sa MMC, MMCR. Di ba? Sila yung... Observant din niya tayo, alam ko eh. DS na yun.
Mga namimit ko yan noon kasi nung naging presidente ako ng KKTK sa isang division. Yun, no? Sila yung mga pinokontak ko para papuntahin si KDR sa division. Kasi nga, ang hirap hagilapin yan. Ang hirap talaga makapag-invite ng from pangangasiwa to the local level kasi busy daw, maraming ginagawa. So yung problema nun, yung kay Yuli, para meron siyang, ewan ko, noong time na yun, para meron siyang para psychological disorder or something. Pero okay. Ano siya? Pero nagtagumpay siya. Nagtagumpay siya kasi nakita ko, naging close siya. Kaya pag minsan Bible exposition, makita ko, oh bro, kumusta ka na? O yan, nakabuha mo na yung gusto mo ah. Sabi ko gano'n, malapit siya na. Ganun, yung biroan namin. So mabait naman siya, in all fairness, nung pag nakakausap mo yung CD. Kaya lang, yun lang talaga yung tingin ko ang goal niya. Bakit siya sumali nun sa seminar? Yun lang mapalapit siya kay KBS. Kasi di naman lang kaya dumidistilo eh. Kung di ako nagkakamali. Personal assistant na lang siya eh. Sinabi niya rin naman. Hindi rin kasi siya gano'n mag-texto. Kapag nagte-texto kami sa seminar, hindi naman siya gano'n kagaling mag-texto. Mediocre. Kasi alam mo na, sino yung mga naging manggagawa dito? Meron mga nangyayong manggagawa, di ba? Alam mo naman, ikaw mismo na nagmamanggagawa, alam mong i-distinguish kung sino yung magaling mag-texto o hindi. In all fairness, dun sa mga manggagawa noon, yung mga old na, yung mga matatandang manggagawa. Eh kasi ngayon parang wala na rin, useless na rin yung mga workers, hindi naman nagte-texto eh. Agree. Diba? Eh ang tawag nga namin dyan before, nung simula na yung mga BHS noon, ang tawag na lang namin, hindi na manggagawa, Mami Mindot. Taga-play. Ano na lang. Tagapinutok lang ng anong play. 2005 to 2008, may mga ano pa, may mga nagte-texto pa sa pulpito sa lokal. Ano pa yun eh? Ano pa ata nun? Yun na tayong CD na eh. May CD na no. Ano ko nagkakabali, kapag nag-brown out or pumalya yung player, walang choice yung manggagawa. True. Nagte-texto. Ay, biroan namin nun, may generator ba? Tinatanong kaagad kung may generator sa lokal kasi hindi na pinag-aaralan yung teksto. Wala nang nag-aaralan ng teksto nun. Wala nang nag-aaralan. May times din na ginawa ay prayer meeting magta-texto worker tapos may times na salamate ay worker yung destino. Parang ganun. Di ba dati parang ang recording lang nun o yung piniplay lang nun yung sa worship service na lang. Tapos yung prayer meeting, yun yung teksto. Uh-huh. Tapos hanggang sa, ewan ko, ano na nangyari, pati yung prayer meeting na, ano na rin, recorded na rin. Yan, after yata nun kasi dumami na talaga yung mga tik-tik nun eh, di ba? Kaya, oo, yun yung sabi kasi nun. Ako naman kasi yung take ko dun, rin naman, yun din naman makikinig dun sa worship service eh, kapatid. For sure na doon yung tik-tik. Eh di yun din, malalaman din naman niya. Hindi mo naman maitatato yan. Uh-huh. I mean, sa mga paggagawa na nagtatawid ng mga ibang diwa, parang gano'n. Ganun din yun. Isang diwa lang ang maitatawid. Anong gano'n. Mm-hmm. Kasi yung damage uh-huh. control yun, kasi hindi pa uso smartphone nun eh. Oo. Hindi pa Android phone, no? Uh-huh. Halata na talaga kapag magre-record ka. Oo. Talaga ng tape recorder talaga. Hindi excuse yun. Alam ko sa Iglesia ni Cristo, parang may check and balance sila eh, para ma-prevent mm-hmm. yung bilyari yung ministro nila, may ibang itatawid na contradicting sa tagapamahalang pangkalahatan nila. Hindi. Parang may supervisor, parang may nakikinig mm-hmm. sa teksto niya. Tapos i-re-report siya sa tagapangasiwa nila kapag nag-deviate siya sa teksto niya. Dapat gano'n. Pwede naman ikaw gano'n ng MCG. Wala ba mangyari yung NC? Bakit? Pwede lang mag-allow sa teksto na mag-texto sa INC is ministro. Kapag hindi ka na-ordinahan, hindi ko pwede mag-texto. So, malabong magkaroon talaga sa kanila may magtatawid ng ibang diwa or babaguhin kung ano yung nandun sa
outline. Palabra. Sabi mo susumbong. May mga ano, nag-observe sa kanila. Dati ka nga palang INC, no? Opo. Ang natatandaan ko nun talaga, ang main reason bukod dun sa TikTok is yung meron na daw na mga manggagawa no, na nagtatawid ng ibang diwa. Na kunyari yung texto ang nito, tapos may ibang diwa na pagdating sa lokal, iba na yung diwa ng texto. So yun yung ano, saka yun yung nasabi nila. Manggagawa nung di na makabes, yung iba. Marami nun. May mga gano'n. Ay, actually, kahit saan naman meron ganun eh. Meron talagang yung ko-contra. Kahit saan organization yan, meron laging pro, may anti. Uh-huh. Ang ano dyan kasi is, why not talk to those people na anti? Ano ba yung reason bakit nag-anti sila? Baka meron something legitimate dun sa concern nila. Correct. Eh kasi noon, ang nangyayari, kapag antay ka, sa demonyo ka na, or kalaban ka na, ganun. So, nagdidiwa mo. So, yun yung ano. Kaya, pag, kahit na meron kang duda, or meron kang mga tanong nun, eh, tatahimik ka na lang, kasi or else, ikakalat yun sa buong iglesia yon. Ikaw ang magiging, ano, parang star ng Noche Buena sa mga pagkakatipon. Parang ganun. Pulutan. Ay, painit ka sa mata ng lahat, ganun. Oo. Of course, may halo pang ano yan. Kung may video ka, ipi-play pa yun. Para makilala ka ng mga kapatid at hindi ka natangkapin sa mga bahay nila. So may ayun ba yung, kung ba yung sinasabi ni Broccoli dati na ako si ganito at kapag ako ay umalis, ako ay sa demonya na parang ganun ba? Yun po ba yun? Statement of faith. 2000 ganun. May ganun sa central noon. Yung mga nakatira sa central inuna nila. O na ganun ako eh. Tatapatan ka ng camera, ng microphone, ng spotlight. Tapos yun, walang script yun. Basta sasabihin mo lang yung statement of loyalty mo. Kumbaga. Ganun. Kaya tingnan yun, ano nangyari kay Puto? Nung di ba nawala yan? Lumipat na siya. Lumipat na siya sa INC. Tapos, biglang lumitaw yan. Pagkalitaw niya, bago siya pinagsalita sa aralan noon, kinuhanan na siya ng video. Na, no? Pang black. Sa ako. Teka, may ako tanong ako. Kay Brad Ken, kasi INC siya, tapos naging MCGI. Ano masabi mo doon? Nag-statement of faith, sasabihin nila sa demonyo yung INC. What's your take on that? Ako, personal experience, siguro naman, 'di ba, sa 844 pag ang ano niyo mamamatay tao. Saan pa kayo noon? Eh syempre may personal experience ako sa loob ng INC kasi from birth ando doon ako eh, nakita ko yung kalakaran. Handog ka pala. Mga kapatid ko. Marami talaga. Totoo naman sila sa mga SCAN International na grupo. Oh, SCAN. Totoo naman yun. Even talaga, yung lolo ko, nasama kasi sila. Ako ay never anything against. Tama yun sa atin ni kapatid. Meron talaga mga instances na ganun. I don't have anything against sa kanila, pero meron talaga mga instances na ganun, especially sa mga provinces. Oo. Totoo talaga yun. Ako na yung buhay na witness. Kasi nakakita ako, tapos alam ko rin yung pangalan, alam ko rin yung nangyari. Okay. Diba? Pero ano ba yan? Majority ba yan o konti lang sila? Madami yan. Maskan. Marami yan eh. Marami yan. Ano yan eh. Parang alat yan. Pwede natin i-define. Siguro ma-i-define ko yan as parang ano nila. Army nila. Internal army. Parang private army ba? Internal army. Siguro pangit naman yung private army. Kasi ano... technically, ganun na rin yun eh. Religious army ang, na. Hindi ko lang alam kung alin na nauna. Nauna ba yung quad sa scan? Alin po? Yung quad. Di ba ano pa nun? Quad? Nauna ang scan, matagal na ang scan. Matagal na yung scan. Pero hindi siya ganun, hindi ganun kapopular ang scan. Nun parang ano lang siya. Sa within the church lang nila yun. Meron pa bang sasawan?
po kasi yan. Ang SCAN is talagang secret na ano yan, secret organization yan sa loob. Parang siyang sikretong organization sa loob na ang pakay talaga una mag-secure ng mga executive, kumalap ng intelligence at saka parang CIA. Parang CIA nila, ganon. Okay. Yung kasi so, ano, secret lang yan. Totoo yung claim na kaya ang quad is idea ni KBR. Eh, it seems like kinapi lang pala yun. Oo. Iba lang tao. Yun, nung nag-start na po kasi ang kwat, ang layunin ng kwat, una, magbantay ng mga lokal, ng mga kapatid, mag-assist sa mga activities, gano'n. Magbantay ng mga natutulog. Malayo-malayo siya sa SCAN. Pero kasi, Brad Ken, may nakausap akong SCAN na INC. Sabi niya, ang tinuro sa amin, pag-ibig at saka pagre-rescue. Oo. Oh. Totoo ba yan, kapatid? So, parang ko na lang yan. Tatawanan ko na lang yan. Talaga? So, parang kwat, di ba? Rescue. Pino man yun, parang tuyo. Eh, di ba ang kwat? Ako nang sinunawin na to. Ano, bawak ng baril. Hindi pa ako nakakita sa kanila na ano, yung mag-seminar sila na tawag nito. Yung talagang rescue. Yung nagsiseminar kayo ng isang buong linggo para magkaroon ka ng certification na EMT. Hindi pa ako nakaranas noon before, nung nandoon ako. Ah, SCAN ka rin pala dati? Yung kapatid ko, SCAN. Hindi ako sumama dyan. Hindi ako sumama sa SCAN kasi ang yayabang. Hindi ako mahilig sa ganun. May hawak ng mga radyo, tapos forma. Let's move on. Let's move away from SCAN. Ayokong banggain. Okay. Ay, isang trivia pa. Bago, hindi ko alam kung ano ha, pero ang Red Society, mayroong counterpart dun yung INC. CBI. CBI. Christian Brotherhood International. Okay. CBI. Uh-huh. Yung CBI, bago nagkaroon ng brand. Ayun. Okay. So, kinopya. Kinopya lang talaga. Kasi lang tayo. Parang yun. Parang ganun-ganun lang din naman sa mga Christian ano eh organizations eh. Within so, the universities. Alam mo ang problema no kung kinopya, di aminin na lang na kinopya 'yon. Kung meron silang ganun, dapat meron din tayo. Kung ang intention mo naman ay mabuti, di ba? I agree. So, okay, okay lang ang, ano noon? Ang press release lagi doon is idea galing sa loob. Eh it seems like hindi naman. Mm. Sa akin okay lang naman 'yun. Kung may kopya, parang hindi naman technically kopyahan, ano. Parang it is a way lang naman siguro para ano mapagsama-sama lahat ng mga kaanib ng isang religious org within an institution, halimbawa sa isang university. Ganun, parang mapagsama-sama lahat ng mga teacher, mga prof, nare, CBI man or bread, ganun. Parang yun lang din ang may purpose ng mga ano organizations within the university. Dahil kasi naman tayo napuputol si Brad. Ayun. Ano po? Ulit na nawala ka. Ayun. Okay. Narinig na yung boom. Okay ba? Nawawala. Pa rin eh. Nakadate. Parang choppy. Wait lang. Ano nangyari? Sige po. Sige ko lang. Ayun. Okay. Oh, Brad Ken, kamusta na? Dumalo ka na? Tapos na? Anong paksa? Akin na lang yon. Dumalo rin. Mag-viewing pa lang kami. Mamaya. Day lang ako kanina, so lumabas ako sa work around 4 a.m. Kasi half day lang. Full pa sa live. So, ayun. Ah, ganun. Oh, yun. First tanong March. Niyo yung paksa, dalo kayo. Okay. Okay. Alak ka, dalo ka na. Okay. Tapos na. Oh, shout out. Dalo 2005 o 2006. Oh, shoutout muna ako, wala pa eh. XRP Pinoy, magandang umaga po.
Ballistics mapping. Yon, kumakanta siya nung ano, kung wala ka nang maintindihan. Reynold, oh Reynold. Medyo MCGI to si Reynold. Oh, kung gusto mo akyat ka. Oo. Nagtasagutan sila ni CP3. Oo. Saka ano, para sa kaalaman ni Reynold, paano ba siya makakasali dito? Ano na, may link ka. May link doon sa ako nakasali. Baka natabunan. Natabunan okay. Siguro. Angat mo lang. Angat mo lang. Angat mo lang. Ayun. Ayun. Ayan. So, Reynold. Inlink. Angat lang daw. Oh, hindi naman daw siya nakikipag-debate. Sana lang may... Ano to? Kung may usap kayo or tutol, sabihin nyo ng harapan hindi sa talikuran. Sabi niya. Sinabi na namin, di kami pinakinggan eh. Oo. Hello, nobody knows. Ano pa rin? Choppy pa rin. Choppy pa rin. Oh, pa-shoutout daw. Celebration proper. Yayain ano yung ano yung broccoli sa amin yung harapan? Sino yung sabi? Si Reynold. Reynold channel. Channel. Eh di ba nga sabi ko sa iyo Brad Broccoli na ano paano ka ako kung biglang nag-join mismo si Daniel Rason sa podcast mo. Oh, di maganda. Hindi dapat eh, di ba? Hindi naman yung ibig sabihin eh. Pwede naman silang pumasok dito, di ba? Sa podcast ni Broccoli kung talagang gusto nila eh. Open naman ito sasabihin nung iba dyan, yung mga fanatics na bakit di ikaw sabihin ng harapin. Eh, alam naman nila kung ano possible na mangyari pagka nagsalita ka dyan sa gitna nila. Di ba? So, kuyog yun eh. Kuyog. Kung may malasakit sila sa mga kaluluwa talaga, kung concern talaga sila, ba't di sila pumasok dito? They welcome naman kahit sino. Di naman binablock ni Broccoli yung mga ano, pumapasok, di ba? Maganda, makakapagtanong tayo sa kanila. Oo, kasi mas maganda. Kasi hinahadlangan, di ba? Pag may tanong ka, ano agad yun? Correcta. I-endorse ka muna sa worker, tapos pag hindi kaya ng worker, ayan, wala na, parang you're lost na kasi hindi mo makakausap yung ano. O, pwede pala kay NP, di ba? Kaya lang... Oo. Ano so, din eh. Yun. Brad Danny, baka naman. Tsaka binablock kami ng KNP, Reynold Channel. Ako, kinakausap ko yung nagbautismo sa akin, si Brad Rodel Mangiliman. Ano mo yung ginawa niya sa akin? Binlock niya ako sa Messenger. Hindi ba harapan yun? Kailan. Yan, binlock na ko. Ako din, binlock ako din eh. Yung ano eh, Sunny Katan tsaka si, ano, si, si Aramuni. Pati yung Facebook page ni Daniel Rason, binlock din ako eh. Kaya hindi na ako nakakapag-comment. Hindi ko na siya natatag sa, ano. Baka yun yata yung nag-ano ka sa KD Rock. Yung may halal ba na, ano? Yun yata yun eh. May halal daw ba sa KD Rock? Kasi nag-ano yata sila ng shawarma tapos biglang nagtanong si Kuya Talong kung may halal daw ba na shawarma for kung sakaling may Muslim daw na pupunta doon. Tapos ayun yata yun. Tapos nag-away sila doon eh. Pinaka-away ako MCJ member doon. Nang to-troll ka daw, hindi ka papatulan. Pero pumasok lang sila dito. Kahit tantatral lang ako. Pero ano, Kuya Talong, legit na tanong yun ha? Paano nga ako halimbawa may gusto kong akayin na Muslim? Ang Muslim, parang INC din yan na hindi kakain ng ano, ng bawal sa kanila. Para ding Adventista yan na hindi kakain ng baboy. Ng ano, anong papakain nila sa ano sa Muslim, di ba? Ano, sasabihin lang nila, halal yan. Pero ano? Mga magugulay na lang siya doon. Magugulay na lang siya doon.
Vegetable lang. Kasi sa time namin, hindi uso black-black. Kasi di pa uso ending. Di pa uso na sa gym. Nako, sayang si Brad. Nobody. Nobody. Oo. Maano, yung internet mo, mahina. Hindi ka nagbabayad. Wala ko yun. Yung hindi nagbabayad ng internet. Pero alino mo, potential ah. Ha? Alino mo. Eh, salamat sa mic na pinadala mo. Ayun. Ayun. Sana all. Oo. Di kasi dati nung mga unang beses na sumasama ako sa podcast, naka-headset lang ako na Tixi 50. Yun. Kaya yung audio ko, medyo ano, medyo garagal. And ano, nilibre lang ako ni Kuya Talong ng Jabra headset. Ay, yun oh, Jabra oh. Nakano yun? Nakano yung mga mic? Mga 1K. Ilaka mo 1.5 yun eh. Entry level na 1.5. Oo nga. Naka, wala na lang ganito. Ako. Wala na i-reveal ko na. Oh, shout okay. Out Onesiphorus Files pa shout out. Yay. Eh, Onesiphorus Files. Hello. Nako, si Onesimus, ano nang nako, nami-miss ng mga tao. 'Di ba? Sabi niya anytime soon tapos nag-lilo show eh. One month na lumipas tapos biglang wala na siya. Hindi ko napakinggan yan si Onesimus. Ay, sayang. Anong... Inano niya kasi, tinanggal niya lahat ng video niya sa ano sa YouTube channel niya. Pagalitan. Ang gulit sa team mo doon. Ayun, umokay na. Brad Nobody. Yan. Salamat sa Diyos. Sabi ko din na, nung sa time kasi dati, dito wala pa tayong Facebook noon eh. Tsaka mga Messenger. Friendster pa tayo. Friendster pa. Friendster pa tayo. Alam mo yun, walang kapag merong tumutol, harapan. Walang nagbablock. Ang downside lang doon is, since harapan yon, harapan ka rin mapapahiya kapag binara ka or inano ka. Kaya, ang nangyayari na lang doon, after nung mga yung mga natitisod or may mga tanong tapos hindi rin naman nasasagot, ayun, may mababalita ka na lang, may mga kapatid na lumalaya sa pasalamat, umuuwi, may natisod na, wala na follow-up or what. Tapos nakabrand ka na, nagkaroon ka na, o iwasan nyo na tong tao na to, ganito, ganyan. Kung may tutol kayo, marap kayo sa pangangasiwa. Pag humarap ka naman, papahiyain ka naman. Yun ang nangyayari. Oh, yan. Nun. Oh, yan. At if you still remember yung, di ba, alam niyo ba yung KSP? Di ba may KSP na yung kaibigan? Kaibigan sa pangalan. Ano nga ba yan? Actually, nung kaanib pa ako. Yan na yung copy ngayon. Yan yung una, kaibigan sa pangalan, bago siya naging... Ano siya ngayon? Ah... Ano na siya ngayon? Kaibigan siya sa copy. May office yan sa Reddit. Strike Go Anywhere yan sila. Yung grupo sila na yan. Sila si Swens ba ito? Level up na G-Cost to? Parang level up na G-Cost yun sila. Special yung uniform din yan eh. Pagka tumatay sa VIP sila. Hindi ko alam yung tawag nila ngayon. Pero kasi kapag nag... Ako kasi nung kinukonvince ako mag-KSP. So sumali naman ako. Kaya lang may kondisyon sa KSP. Sa KSP, kailangan wala kang itatago sa pangangasiwa. So, kailangan alam lahat sa buhay mo. Wow. Pati sex life. Lahat. Okay. Wala ka dapat itatago. Kaya, yun yung ano ng ang KSP. Kaibigan sa pangalan. Ang ano nila dyan is kapag kaibigan, wala kang itatago. Kasi kapag kapatid, yung lang ang bagay ka na hindi masasabi, pero sa kaibigan mo, masasabi mo. Di ba? Kaya hindi ko na kayo, tinawa yan sa Bible, yung kaibigan sa pangalan.
So, naka-blue sila lahat. So, na uniform. That being said, alam na ko yun din yung sex life ni si Swens Lazaro. Tama po ba? Kung meron. Alam po ano yung, ano ha, pang, ano yung pre-disclose nila. Yung mga details si Swens Lazaro, alam ni Brad Daniel yan. Kasi wala kayo itatago, eh, di ba? Yun yung ano nila. Yun yung alam. Yun yung sinasabi nila na dapat na-disclose mo. Ikaw ba? Kung tatanungin kita, ikaw ba pa kung i-disclose mo lahat? Siyempre hindi. Hindi mo naman i-disclose lahat yun. Eh, akala na nga, kaya umalis ako doon kasi kampi-kampi din. Kasi kaibigan ka kapag may nalalamig o merong pinaghihinaan na ng pananampalataya, dapat ikaw mismo yung aakagaw sa kanya. Kaya nangyari kung hindi ka kasama sa grupo nila o wala kang kaya sa buhay. Yun, kasi ayun na napansin ko, ako observation lang yun. Kasi eh, syempre, dukha lang naman tayo. Eh, pag wala kayong influential family to back you up, hindi ka pwede makalapit doon. So, doon ka na lang sa mga dulo-dulo, yung mga tira-tira, yung ka na lang. Yung ano mo. So, lines, wala kang influential family to back you up. Diyan ka lang sa tabi, hindi ka pwede mag-push forward. Yung mga ganun. Sa ako dyan, kasi na, nung nalabig ako una, kinausap kami yan. Kinausap kami sa harapan ni Efren Baking. Sinarmonan niya lahat ng KSP. Ano ba kayo? Nalalamig yung kasama nyo. Tinatawag pa kayong kaibigan. Kasama nyo, nalalamig. Wala kayong alam. Hindi na ganun siya. So, nireturn ko yung uniform ko na yon. Hindi ko na siya sinuot. Tapos, yun, umalis na ako. KSP tawag nun. Prior yun, may incident dyan sa KSP. Nagtayo si Robin Salunga ng Friends by Name. So, parang in English lang. may breakaway group noon. Yung mga workers sa Bulacan Division. Na later, yung breakaway group na yon, mga pro-Robin yon. Kasi noon, nung dinidiscuss yan, parang pinagbobotohan kung sino yung papalit. Ang pinagbobotohan nun, si Robin at saka si KB. Maraming may gusto kay... Ay, Brad Nobody, sorry mo to interrupt. Kamusta na pala si Brad Robin sa Longga ngayon? Is he still an active kapatid? Active pa. Nasa kay Dirac pa na karan eh. Pero kalapan namin yan, active pa yan. Hindi lang siya yung kagaya before na ano pa siya, yung high profile pa siya or yung nakikisalambuha pa siya. Para ano na lang siya, silent minority na lang siya. Yun na na yung... Kasi nabit ko naman ang mga parents niya, nababait yan, parents niya. Magaling daw mag-text, si... no? Si Brad Robin. Si Robin. Magaling siya. Magaling talaga. Kasi naman si Robin. Si Rebel, hindi mo siya ano, parang isa buka, kung titignan mo lang, kung mag-adjust ka lang by face, parang wala lang. Pero pag nagsalita yan, kaya ang daming mga na humaling sa kanya at merong mga pumapi sa kanya. Kaya mo sinuspindi siya, maraming umalma. May mga umalma, yung mga friends ka. Saan siya nasuspindi? Eh, ang sabi ni Bess doon, kung may tanong kayo, anong reason bakit sinuspindi, tanongin niyo ko personally. Sasabihin ko. Yung sabi niya. Pero totoo ba yun? May mga minolestia raw yan? Yung isa na sinabi yan ni Besh, yun na sinabi. Yun ang main reason kung bakit ano. Yung daw yung reason. Yung main reason kung bakit siya nasuspended that time. Tapos parang, ewan ko kung totoo yun sinabi na parang may laban din siya sa pangangasiwa noon. Dahil si ADR yung napipisil na. Ang ginawa niya, may ginawa siyang group. Kasi yun, kaka-launch ng KSP noon. Tapos,
may secret group na tinayo. May uniform din sila. Ang pangalan, Friends by Name. In English lang. In English lang. In English lang. Hindi ko alam talaga. Akala ko nung talaga, alis na ako nung ma... nung pinagsiserbon lahat yan, mga Bulacan workers nun sa aralan. Tanong ko lang, si, ano ba, Brad Robin, naging OIC ba siya or MIC ba? OIC, alam ko. OIC yan, OIC. Hindi ka pa pwedeng ma-select na as, ano eh, as a running for, as presiding, kung hindi ka OIC. As a, isang requirements mo. Kasi ang pinakamarong position na pwede mo makuha is OIC. Oh, so, yung pa lang siwa. Wala pang MIC mo. Later na lang. Sa mga 90s. OIC pa. Tapos sa mga district servant, no, ng tawag sa katila, district leader. Ano? Ba't wala? District leader. DL ka. DL? Saka walang ganun, walang sort servant na puro district leader lang lahat, no? Wala pang CS. Dumating sa wala pa wala. Tanong lang po, si Brad Robin po ba yung nakasalamin na medyo bilugan ang mukha, medyo naubos yung buhok sa taas? Oo, siya yan. Kalokal nga po namin yan. Hindi ko po alam na ano yan, may katungkulan dati. Tahimik lang po kasi. Actually, in fairness sa kanya, nung nangyari yung mga incident na yan, never mo siya narinig nagsalita na ano. Tahimik lang siya. Kahit yung mga atake sa kanya nun, hindi siya nagsalita. Eh, pagkulin ba si Brad Robin dyan sa lokal nyo? Or ano lang alam, sa Dalawang Uwi? Alam ko po, dumadalo lang po siya. Ah, Dalawang Uwi lang baka siya. Baka may hinanakit pa, no? Siyempre, talo siya tapos. Sa, buong family kasi nila eh. Buong family kasi nila. Pinanganak sa iglesia yun eh. Pero ano po, tumigil yan eh. Ang ano, tumigil, hindi pakikita, parang bumalik lang din. Ano lang siya, yung hindi naman siya totally tumigil, parang ang uso lang kasi noon, tago-tago ka lang. Yung dadalo ka sa ibang lokal na hindi ka nakikilala, tapos papatag ka as bisita. Ganun lang. Yan kasi ginagawa ko noon eh. Pupunta ako sa ibang lugar, tapos sasabihin ko, bisita po. Para lang makadalo. Eh, hindi ako nakikilala. Ayun, yun ang gawin nyo. Sa mga ibang division kayo dumalo, ibang lokal. Para tahimik lang kayo. Naglaway ako dun sa pinakita ni si Specchay. Oh, okay, KFC. Oh, literal. Gusto mo mag-order din ng KFC eh. Halal pa yan, si Specchay? Kailangan halal, ha? Sabi nila, oo. Ano ba yung KFC? Ako lang ba hindi halal yan? Baka dyan sa lugar. May ibang lugar na sabi halal daw. Ngayon, dito sa lugar namin, yung supplier kasi ng KFC, may kilala kami na kapatid din na nagtatrabaho dun sa, nakakita kung ano yung supplier na ginagamit nila. Hindi naman daw halal. Mm-hmm. Eh pero como na-release na sa listahan yung mga halal foods, nasama dun yung KFC. Sa kanila pagka kung ano yung sabihin talaga ng ano, ng pangasiwa, kahit na may magpatotoo pa against doon, ano, dinidismiss na lang. Yung mga kilala ko na di tapak na active pa, niyayaya ako minsan. Kahit tayo sa labas, sabi ko, nako, sa tayo kakain, eh, naubos na yung atay isang oras, dalawa oras, wala kaming mapili. Alam niyo, kung gusto niyo kumain, sa karinderya na lang tayo kumain. Sabi ko na eh. Yun na lang yung option eh. Tapos lahat halal eh, no? Ito tatanong sa akin. Tatanong sa, kasi sabi, ang technique lang dyan ganito. Kumain ka ayon sa dikta ng iyong puti. Kung kakainin mo, nagdududa ka, wag mong kainin. Salanan pa yung gagawin mo. Kahit na hindi halal, pag pinagdudahan mo, dami yung natanangin mo, saan yung galing ito? Saan nakakita ng restaurant, tatanangin mo saan galing yung manok? Oo. Wag nga daw mag-tanong.
Eto, may share ako. Dati kasi, meron akong naging ex. Ano siya? Dati siya PNC. Tapos yung mga... Pero yung ex ko ngayon, hindi siya umanib sa MCGI kasi tisod siya sa buhok eh. Mm. Yung bumisita yung mga yung parents yung mga ditapak pa rin. Nahirapan ako na ano yung papakain ko sa kanila. Kasi ang daming bawal sa kanila eh. Dahil sabi niya, oh, bawal na Jollibee sa kanila ngayon ha. Bawal na wala ganito. Wala ma-order. Luto wala ako ma-order. Alam mo ang ending, napa-order ako sa Max kasi during that time, hindi bawal sa kanila yung Max. Pwede pa sa kanila yung Max. So, bumili ako ng sinigang. Ayun yung ending na napapakal tuloy ako. Kala nga nagluto. Naghiwa-hiwa. Laging may update sa ano listahan. Eh, nakakatawa na nung una lumabas yan. Worker pa ako nung una lumabas yan eh. Hindi naiaral yan. Alam mo, nagsulat kami sa Blackboard, pati yung Ajinomoto. Sabi ko, kaya ka lang, bakit pati Ajinomoto, di naman karne yan. Sabi ko. Isinama yung Ajinomoto, Magic Sarap. Hindi mo na alam. Ha? Ang liliit na nun. Hindi mo alam kung may ganun. Pati asin. Quantum physics na yan. Mahirap kasi yun. At least, ha? Sabi kong ganun. Tapos nung, ewan ko may naglabas na, ano nun, naglabas siya ng update about dun nun. Sa kinatay lang na hayop daw yung halal. Eh, taga naman ako, may way worker noon, pinagbawal yung pinagbabawal ngayon. Kaya kagaya yun sa CDO. Huwag mo kakainin yan yung sa CDO. Sabi ko, eh, kinatayin ko sa CDO, to sino yun eh. Eh, di naman kumakain ng baboy yun. Tama, babo. Basta sa akin. Ay, sige po, kayo muna. Basta sa akin. Yung dati kasing sagot ni Brad Ellis sa consultation, kapag may, yun nga sabi ni Brad Nobody knows, pag duda ka, huwag mo nang kainin. Yun lang yeah. Yun. Oo, ganun lang yun. May tanong ako, dumating ba sa point na ano, may nagbawal sa kanila ng ano, anything na gelatin, wala naman no, kahit halal. Wala. Kasi as far as I know kasi, kapag gagawa ka ng gelatin, you will use ano bones. Bones of ano animals. Kasi di ba may gelatin? Oo. Eh kung halal kasi 'yun, eh di yung ginamit mo dun is from hayop na halal. Oh. Yun 'yun. Patay ta. Naisip ko lang bigla. Bagong pangal na naman 'yun. Na since na ano mo yan, itatanong mo yan yung gelatin kung gawa ba sa collagen to. So, ano yan? Siyempre, oo. Baka yung, ano, yung sinasabi ko is, hindi rin maganda minsan yung sobrang deep yung alam mo kasi hindi ka na makakakilos. Ito, ito share ko sa inyo. Kung ako, babalik ko yung nakaraan, pinagsisisihan ko na nag-worker ako. Kasi, parang mas mahirap maligtas kung worker ka eh. Talay. Ikaw kasi yung first hand. Ikaw mas may nakakaalam. Okay. Kung miyembro ka, nagkamali ka, patawad ka. Diba? Pero kung worker ka, ikaw yung nagtuturo eh. Ikaw yung naaralan eh. Ikaw yung tagatawid eh. So mas mabigat yung responsibilidad na nasa'yo. Saka mayroon na yung mga... yung mga work, yung mga tiki-tiki nun, bago kayo pumasok sa pagmamanggagawa, siguraduhin nyo na yan talaga ang gusto nyo. Dahil ilalagay nyo ang sarili nyo sa mas bibigat na responsibilidad. Kasi ikaw yung taga-kain, ikaw yung taga-pag-alaga ng pastol. Kapag correct. Hindi ka marunong mag-alaga, hindi lang kaluluwa mo, ipapahamak mo pati yung kaluluwa ng kapatid. Pero bakit ganun makipanawagan si Soriano ng pagkamanggagawa noon? Parang join ano lang. Parang nag-join lang ng club. Walang warning. Responsibilidad yung ano. Kaya yung mga nakikita ko, yung mga lumalaban na manggagawa, sinisisi ko rin sila eh kasi bakit kayo pumasok dyan? Nag-miembro na lang kayo. Mas madali pa yung ano mo eh. Sa miembro kasi, ayaw mo magbigay, di mo ka magbigay. Nanu-away ka lang. Kaya ano yan eh. Yung panawagan na ganun, parang medyo magaan. Panghikayat kasi yun eh. Kahit kami, ganun ang gagawa namin sa mga kabataan noon para mainggaan yun.
Pero pagka nandoon na sa ano, sa baka training na sa ano na, start na doon na medyo unting-unting ilalabas yung mga ano, mga katitikan ng magagawa. Depende kung anong level. Nararamdaman na ako sa sarili ko na talagang nagsisisi ako sa ginawa ko na nag-worker ako. Yes, marami ako na lang na way kung paano magpatibay ng kapatid. Pero ang napansin ko, hindi lahat naman kasi ginagawa yung ganun eh. So yung flesh yung effort mo. Tapos nagkakasala ka pa, mas mabigat pa yung kasalanan mo. Eh di ba nga, sa nakakaalam na mabuti, di ginawa kasalanan sa kanya. Eh di mas right, mabigat right, sa'yo. Right. Yung mas inatayang ka ng mabigat na responsibilidad at mas mahirap para sa'yo para maligtas ka. Yung gano'n. Kaya kung biyo ka lang, makinig ka lang. Ano ba responsibility ng miyembro? Kumain ng inyayahan sa'yo sa pagkakatipon. O, ayaw mong kainin, ayaw mong dumalo, di ka dadalo. Dalo ka na lang sa susunod. O, hingi ka ng tawad. Diba? Ayaw mong magbigay. Magbigay ayon sa pinasyon ng puso. Huwag mabigat sa loob. Eh, di ka pa rin nagkasala, pero mong magawa. Mas mabigat. Mas mabigat. Maraming mga workers nun. Kaya siguro sir, masisisi bakit may mga workers nun na medyo anup sa akin at galit sa akin. Dahil iba yung way ko sa paghikayat ng mga kabataan. Kasi ako ang gusto ko nun, tumibay lang sila para mabuhay sila as normal na kabataan na hindi isolated sa ano. Na hindi sila isolated sa mundo. You know. Hindi yung sarili silang mundo. Kasi nun, pinasok ko yung pagsasayaw ng mga sayaw na pangsanlibutan. Basta't hindi mahalay, sumayo ka, mga makinig ka ng mga music na ano, okay lang. Basta't hindi mahalay, hindi lapag sa aral. Siyempre, hindi ka naman nakikinig ng mga songs na may mga mura-mura, mga ganon. Eh di makinig ka ng may mga songs naman na may magandang message na pinaparating sa tao eh. Na panglabas. Yun, nagagalit sila sa akin. Kasi daw, wag ko daw i-expose sa sanlibutan. Eh, sabi ko, nasa sanlibutan tayo. Nako. Eh, diba? Iwa mo. Alam mo, Brad, sa sobrang bakod nila sa mga kabataan, meron akong naging kalokal dito na kabataan, babae. Nasa, tingin ko, at that time, 19 years old na siya. So, magta-20 ganyan. Wala pa siyang idea kung paano na nabubuntis ang babae. Hindi niya alam. Kala niya, mga asawa, nagsama, tapos maya-maya, may baby na. Hindi niya alam talaga. Pero, ano, later niya lang nalaman. Kasi, ano eh, siyempre, nasa sanlibutan nga tayo eh. Pero alam mo yun, yung sex education, na hindi naman yun masama eh. Hindi. Kahiya naman yun na kumanda ka ng 19 na Meron pa national youth convention? IYC yata? IYC diba? International Youth Convention. So, dapat regular din eh, na i-co-consult yan eh. Sa mga ano eh. Yung i-co-consult yan before. Okay, di ba separate pag kinakausap mabae lalaki nun? Pag sa mga sex education? Hindi. Nung ano pa kasi, hindi pa siya IYC. Hindi pa siya IYC ha. NYC pa lang siya. NYC, yeah. Separate pa silang kinakausap. Hindi bawal magdikit yan ng mabae lalaki. Sa mga kinakis, hindi yan siya doon may nagdidikit. Pero nung nag-IYC na, pinag-uusapan na yung mga ganyan, yung mga issue tungkol sa pagsinta, sex education na yan, masturbation. Pinag-uusapan naman yan eh. Hindi ko lang alam, hindi ko lang, aywan ah, parang na-OA yan ako dun sa 19 years old na wala ka pang ganung alam kasi first year high school. Totoo. Ayan eh. Yeah, I know. Yun nga eh. Dapat sa school na tinuturo. Kung ba, paano na pumunta sa punto na yung itinuturo sa school, hindi niya na-absorb. Ano nangyari? Diba? That's the reason bakit noon, dun sa mid-90s, early, basta yun sa 90s na yon, bawal magbautismo ng minors.
yung may actually yung mga 19 years old binabawal pa noon eh. Oo, binabawal yun. Binabawal pa. Hindi talaga pinapauwi talaga 'yan. Pinapauwi. Dinidiscourage. Dinidiscourage yan kasi nga ang common kasi na problema noon is hindi pa sila sawa sa buhay ng sanlibutan. Tapos itatali mo na later on niya magpupubiglas yan. Yes, oo. Oh. Yan, so ang nangyayari, ang ginagawa nun is, sige, ano ka muna, mag-ano ka muna, mag-explore ka muna, kapag sawa ka na, doon ka na bumalik. Hmm. Yun ang sinasabi nun sa mga kabataan. Pero ngayon, natataka ako, may nababautiasmuhan na ng ganito. Sabi ko, maano rin, malalamig din yan. Bata ka. Iba na yung technology ngayon. Eh noon wala naman mga online-online. Hindi naman ganun ka-popular ang internet. 56 kbps lang ang speed noon. Ang gagamit ka pa ng dial-up na Yahoo mail pa yung wala pa messenger noon. Hindi ganun ka ano pa yung technology noon. Eh ngayon kasi yung technology iba na. So marami din para ma-influence yung mga tao. So kailangan talaga open ka lang ng room, dami mo nang makikita eh. Oh, eh kailangan talaga yung way na pag-handle mo. Kung gusto mo magpatibay ng kapatid ng tao is ibase mo siya sa panahon. Uh-uh. Eh, ganon din naman yung mga unang apostol eh, ibinase nila sa panahon eh. Uh-uh. Di ba? Eh kung ang ipapatupad mo is yung parang panahon ng mga apostol, ipapatupad mo ngayon daw eh kung paano mo i-approach yung mga tao, i-handle yung mga tao, hindi siya magtutugma, mahihirapan ka. Oo. Itutugma mo siya sa panahon. Tanong mo pala, Tawabati, ano yung status mo pala ngayon sa ano? Ano, XM, CPA ko? Matagal na akong umalis. Matagal na akong umalis sa MCGI. Nung pang, di ko na nga alam kung 2005 or 2006. Basta right after nung texto about dun sa posisyon ng panalangin. Ah, 2006. Doon yung binago ng, doon yung binago yung posisyon. Timing. Wala na si Presidente. Yung kay Donald Dicen. Uh-huh. Wala na. Wala. Ano pa lang ata nun? Parang magyayawi na siya sa kasi nun. Oo. Oo. Marami. So, bahay nung kapatid nun. Bahirong kasi akong mga close na mga bipapak na mga matatandang kapatid na kinukup ako. Pero siyempre, since nalaman na nila, hindi na ako aktibo, nagtatago na ako, sabi ko, para hindi kayo madamay, aalis na lang ako, sabi kong ganun. Until now ba naman, active sila. Pero hindi ko sila hinihikayat. Kasi sabi ko, use your brain. Yun na sinabi ko sa kanila. Ako. Gamitin nyo yung common sense nyo. Yun na sinasabi ko sa kanila. Correct. Na-open. That was January 28, 2006. And the next time, Meron nga akong tinanong doon sa, ewan ko, sana walang tik-tik dito. Meron akong tinanong doon. May hawak kasi silang alas sa akin eh. May kinausap ako. Ito tinanong ko. Sabi ko, di ba sabi ni Bes, pag namatay ako, tingnan nyo man, malilipat kay KBR yan. Yung inawang nasa akin. Hindi pa malinaw yan ngayon kasi buhay pa ako. Sabi ganun. Ngayon, napagtagpi-tagpi ko, ganun ko, sabi ko, kung yun yung paniniwala niya, bakit nagbilin pa siya na pagkamatay ko, wala na kayong gagawin, ipiplay nyo na lang. Sabi ko, kung malilipat naman pala kay KDI yung unawa, bakit kailangan pang magbilin si Bes na ano? Yes. Ito na lang. So parang, huwag na kayong ano, ito na lang. Wala nang iba. Kasi by implication wala yata na kung lilipat yung unawa, may bagong paksa. So, pwede mo nang i-disregard yung mga previous discussions. Kasi nga, bagong unawa yun. Diba? Kasi kanya spirit ng lahat. Bakit? Kasi kung malilipat sa kanya, yung sasabihin niya sa recording, sasabihin din naman niya eh. Oo, malilipat sa kanya. Wala namang diba? Iibahin. So, bakit? Ayun. Saka magka-frequency nga doon. Diba? Magka-frequency daw eh. Doon ako nakapag-isip na, naisip ko, sabi ko,
Hindi kaya dahil hindi rin siya sure na ganun ang mangyayari, binalikan ko yun sa panahon ni kapatid na Perez. Mm. Diba? Ang claim is siya yung inatasan, napapalit. Tapos later on nalaman niya, tiwalag na pala silang lahat. Diba yung naglabas na, inunahan na sila ni na Ibinagulan. Tiwalag na sila lahat. So, nangyari, nagtayo sila ng sarili nila. So, isa tatlo yun, alam ko eh, natatandaan ko eh. So, feeling ko lang, ako, I'm not sure if I'm overstepping my understanding here, pero ang tingin ko lang is, possible din na kinonsider din ni Besta, baka hindi mangyari yun, na mailipat. Oo. Parang yun. Kaya, yung plan B is, meron siyang recording. Play na lang. Mangyari man yun, may backup. So, kasi you can never control it. What will happen? Kilala pwede mo sabihin yun na ilipat. Yung ngayon, tapos, di ba, yung mga lumabas yung nag-aaway-aaway sila, tapos eto, nakita ko, okay, pwede na pala mag, ano yung tumugtog ng pakakap pala ngayon, pagtutulog. Oo, dati bawal. Bawal. Sabi ko, bakit kailangan yung gawin yan? Sabi ko, asan pa yung ganti? Tinanggap nyo na. Oo. Sabi ko. Naloko na. Eh, di daw yung gawang mabuti, kailangan daw ipangalandakan sa mga araw nyo. Yung ipatisigaw sa... Yan, yung ipatisigaw sa... Ba't ako pinanlamigan yung parang binobroadcast lahat ng gawain na mabuti raw. Kasi pwede ka naman tumulong na hindi mo kailangan yung... Opo. Ako talaga hate na hate ko yun talagang yung poverty porn. Talagang hate na hate ko yan. Kasi parang papakainin mo tapos may camera. Ano yung pakiramdam nun sa taong pinapakain mo? Oo. Kawawa. Tsaka degrade ng dignity yan. No? Yan yung ano ko doon. Pwede mo naman yun. Sige, gusto niyong gawin yan para hindi kayo usigin. Eh, bakit kailangan pa ng camera? Pwede naman niya nagawin na kahit walang camera. Correct. Maitatalag din yan yung tinatawag na word of mouth. Oo. Diba? Actually, kaya naan kasi naman yan eh. Diba? Yung sa pakikisama. Paano ka makisama sa tagalabas at saka sa tagaloob? Yes. So yung kapitbahay mo, gusto mo malaman na yung mababait ka sa kapitbahay mo, ibubroadcast mo ba papagbibigay mo ng tinola? O bibidyo kita, bigyan kita ng tinola? Yan, yan yung sinasabi ni KDR nung nakaraang paksa, nung sabi niya na ano ba ikapatutunayan natin na si ganito ang sugo. Ano 'di ba sabi ni KD, 'di ba? Si kapatid na ganito ay sugo, sabi ni Kuya. Hindi ho ganun mga kapatid. Iwan na ho natin 'yan, sabi niya ganun. Ang dapat na pupunayan natin ngayon ang iglesia ng Diyos ay sa Diyos. Ganyan ang sabi niya eh. Kumbaga parang gusto niyang i-push yung MCGI actors na yun ang i-promote na may pakita daw. Baka hindi po pala mo ayos. Hello po. Nung pag-uubis ang inilalaban natin yung nung sugo, di ba? Bukod tani si Bes na sugo ng Diyos na walang kapantay, walang katulad. Kaya, di ba, marami yung mga kapatid ang proud doon dahil tayo lang ang binigyan ng sugo ng Diyos na kaya sumagot sa lahat ng tanong. Yun naman pinaka-edge natin sa ano nun eh. Diba? Yun ang feeling natin yun eh. Agree, sa agree. Lahat ng reading yun eh. Hindi naman yung MCGI cares eh. Agree. Bumaba sila ng level. Yun yung ito na kilala si mo, eh. Ang ano rin eh. Ang sabi mo yung mga tulong eh. Diba? Yung claim natin yun eh, yung sa demonyo, ganun din naman ang ginagawa eh. So, totoo mas matitindi pa nga yun sa iba eh, di ba? Sa iba yung ginagawa nilang, eto nga yung pag-asama namin to sa isang sa forum man, eto yung may nawawalang helicopter, di ba? Yung air ambulance na nawawala dyan sa Palawan ba yan? Oo, di ba? Nawawala. Alam niyo ba yung air ambulance na yung pag-mamayari ng Adventist? Adventist yung air ambulance nila yun doon sa Southern. Tapos, hindi lang isa yun, lima yun.
5. Wow. Mga airlift. Ang kanilang purpose nila is ay i-airlift yung mga ano, mga katutubo sa mga bundok. Ganyan. Na hindi makababa sa isla. Voluntary yun, walang bayad yun, walang gas lang inihingi. Sakripisyo yun ng mga, imagine mo ha, yun ang ginagawa. Pero hindi ganun ka katindi ang PR nung kawang gawa nila. It's not being, tapos natatayo sila ng, ano, ng school doon sa bundok, eskwelahan, sa bundok mismo. Kasi dahil ako noon, na-experience ko pa kasi nagdo-doctrine eh. Naabutan ko yung, nakaabot ako dun sa level na nagdo-doctrine. Kailangan kasi maganda yung foundation sa kapatid. Uh-huh. Yung sa ganyan, ang, eto, tinuro yun eh, sa doktrina tsaka sa seminar noon eh. Tinuturo yan yung sa doktrina. Ang mga kapatid, ang mga working advertisements mo for the good works. Kaya nga, yung doktrina natin sa pakikisama sa labas, kung 1,000 kapatid dyan na dinoktrinahan mo, na tratuhin mo na maayos ang kapitbahay mo, hindi mo na kailangan ipamukha yan sa buong mundo na ako maayos ang pakikitungo ko sa kapitbahay ko. Kaya, tama. Sa Diyos kami. Ang magdi-decide doon, yung ginawan mo ng mabuti. Kapag yung ginawan mo ng mabuti is, ano ba, babait naman ito kapitbahay ko na to. Ano ba reliyon nito? O, ma-check na. There you go. Ay. Ganun yung pag yun yung tinuro ni Inkong noon. Yes, yung that's true. Niya. Kaya nga, sabi niya ni Inkong noon, yes, meron tayo mga pagkakataon na i-isolate natin yung sarili natin sa sanlibutan. Pero nasa sanlibutan tayo. Kaya anong sitas doon? Ibigay kay Cesar yung kay Cesar, yung sa Diyos, sa Diyos. So, ibig sabihin, yes. Pag bibigay ka sa Diyos, may bibigay ka sa tao, may pakikisama ka sa Diyos, may pakikisama ka rin sa tao. Kasi, paano mo anakain yan kung diretso mo sa demonyo ka, bigyan mo ng timula, tatal ko sa mukha mo yun. Diba? Kaya kahit tanungan mo doon, sinabi mo, alam mo kami sa Diyos kami, sa demonyo ka. O, eto yung tinola, kainin mo. Sa'yo yan. Sinina mo na yung ikaw mismo ang sumira ng image ng ano, ng iglesia doon. Hindi mo naman kailangan. Ay, bro, question, bro, maputo lang kita. Nabanggit mo kasi yung tinola. Naalala ko si EJ Rason eh. Kilala mo ba yan? Nakikita mo na yan noon? Kasi medyo nag-breed sa amin. Nag-breed ng manok na pantinola po. Nag-breed ng manok na yung panahon. Sa mga kamag-anak ng mga nani na Brad Ellie tsaka kay KDR, meron talaga hindi lahat talaga yung magiging kagaya ng ini-expect mo. Yun. Yun lang yung masasabi ko dyan. Iba rin yung ano nyan eh. Ano kasi yan mga spoiled yan. Nakita ko tayong mga naglalaro-laro pa sa apalit yun. Hindi, ano yan? Kapatid ni KD o ano ba yun? Ampon? Ano bang ano yan? EJ? Kasi parang, oo. Hindi kasi nababag kasi nung si hindi ko na nga alam, ang dami pa ng mga ampon na ganyan. Ang naratandaan ko na yung maputi. Na si, yun ata yung junior, si JR ba yun? Si JR. Yung nababanggit mo ba? Spoiled yan. Si, si EJ, yung, ano siya? Si Bagi, si Bagi. Ayan. Si Bagi, yun. Yung isa si Bagi. Yung una, si Bagi. Asan na ba yun? Si Bagi. Naanib ba yun? Ayun, hindi ko alam. Hindi ko rin nakikita yun sa ano eh. Pero alam ko, yun yung kinukwento ni Best na ano, naging pasaway, di ba? Parang nag-addict. Eh, yun yung si, nag-addict. Si yung, yun yung ano niya, yung talagang ampul niya na anak-anakan niya, si Bagay. Oo, yun na. Nagpatato yun, di ba? Nagpatato. O, eh, si Bagay, nakikita ko lagi yan dun sa Old Central. Kung nakarating, may nakarating ba sa inyo dun sa Old Central? Ako hindi ako nakarating dun. Hindi, hindi. Ayun, sa pinabahan. Yun sa yung sa binabaha. Yung sa may... Oh, kwento lang, kwento na lang. Yun. Kwento lang, kwento lang. Ni Lone Warrior. Doon ako na pag-pismohan eh. Doon wow, yung bautisari mo. So si EJ, hindi mo na kilala yun, si EJ Razon. Hindi siya naman kapopula kasi magkatakot lang sila noon. Ano pala, mga takbo-takbo lang yun. Maliliit pa ako. Oh. Eh, ang nakikita ko lagi dyan, si JR, ah, yung JR ba yun, yung puti, makulit yun, ano yun?
spoiled brat yun. English ng English yun nun eh. Para pa yun eh. Hindi kasi yung video yun kasi medyo... Umaalis kami kasi nga, naubo sa kami ng English. Si EJ kasi medyo style. Kasi doon, ano, kasama siya doon sa, ka-level siya, ano yun, ni KD, pag sa family picture, di ba? Kasama siya nung Razon family. So, medyo controversial lang siya masyado dahil, oh, tsaka Brad yung Ken, mga post-post lang kami. Brad Ken, alam mo ba? Sa EJ mo, nakita ko yung nagbibridge siya ng mga panabong. Ang inabot ko lang na bata noon yan, yan sila JR, si Bembe, yun yung mga inabot yung bata noon na malalaki. Saan galing si EJ? So, bigla nila sumulpot ngayong mga panahon na to. Pero alam ko talaga pasaway yan eh. Naririnig na namin na pasaway na alam ko nga. Parang kinakaldag pa yan ni KDR noon eh. Dahil makulit nga talaga. Hindi nakikinig. Okay. Saan si Brad, yung anak ni Brad Boy Di Malanta? Sino? Sino? Motor eh. Si Bilog. Si Bilog. Si Bilog. Oh. Asawa yun din daw yun eh. Yan yung mga bata yung kita namin takbo-takbo doon sa pare nung bago mga late 90s. Kasi yung ipasa na mata nun, Diyos ko. Yung tsura nun nun. Kapagyan yan nun eh. Tsaka tolda. Yung pasalamatan nun. Ano yan, pagpupunta ka doon, talaga nasa kansinelas mo dahil lubog ng kalahati ng paa mo doon. Dahil nga sa putik. Yun yung ano nun, talagang yung... Kaya parang kung titignan mo doon sa kanya, parang ay ko sa Diyos ito yung... Kasi ano eh, nakikita mo yung mga tao, talagang nag-ano sila, yung... Sakripisyo. Magsasakripisyo. Gusto ko pahirapan nun, pati sa sasakyan, traffic sa Apagit, lahat. Yun. Yeah, medyo, takaw bakit parang napaka-well off ngayon. Sa upuan, no? May dala ka sarili. Oo. Tsaga, tsaga. Unlike tapos meron pa yung instance pala na ano eh, meron kaming kabatch nun sa seminar, naligo doon sa Bautisario. Naligo. May mga masamang espiritu daw doon. Mga kung nga nangyari doon. Para kasi ang natatandaan ko noon, bago yung aksidente doon sa ano, naligo siya doon. Kasi in, ano, naatasan kami, bago pa ka kasi makalusong doon, kailangan mo ng approval muna. Bibas-bas. Kasi lilinisin yun eh. Lilinis namin, filifilter namin yung tubig doon. Tinatanggal namin yung lumot. Eh meron doon, naiwan, siya na lang magtatapos. Ngayon pala, nilublog niya ulit yung, para binautismoan yung sarili niya, nilublog niya ulit yung sarili niya doon sa ano. Tapos kinakabihan, parang nagtaka kami, parang may kakaiba sa kanya. Ano nangyari? Parang nagsasalita siyang mag-isa, ganun, yung pulala siya. Ay, wala na po ano nangyari doon. So, totoo pala yung mga spirito. Ay, yung mga ghost stories doon. Ewan ko kung... Pero may na-experience kami mga ghost stories doon. Pero yung pinaka-way din yung nakasalubong mo yung sarili mo. Double ganger. Oo. Eh, sabi kasi doon, kaya walang nag-disclose niyan is kapag daw nakakita ka ng ganyan, ibig sabihin, hina pa ng palataya mo. O, sino pa magkakwento? So malakas pala okay, para tayo namin. Wala pa nang ako sa akin. Sa akin din eh. Nung kahit nung nasa MCJ ako, never ako naka-experience ng ano. Kung takot ka siguro. Okay. Yun. Yung may... Meron nga, mga kasama namin din sa Tigar pa mismo nagkukwento sa amin. Dahil merong isang lokal, may isang lokal, kung nalang sasabihin yung lugar, may isang lokal na kaya rin nagkinuha kasi haunted house yun. Walang gusto mo umangupahan. Sige naman lokal. Ginawang lokal. Tapos mga manggagawa mismo, nagsasabi yung mga nakikita nila dun. Yan naman yung mga lokal noon, di ba? Ang madalas na kinukuha yung mga haunted house. Kasi mapaparenta. Mga mapaparenta. Mga mapaparenta.
Ayan, mga dating beer house, inihan. May club sa baba. Naalala ko yung lukot ng... Ay, sorry. Naalala ko yung... Ilo ko lang Las Piñas. Ngayon, ah. Yung sa baba nila, may ano, may disco. Ay, dati may dinidistunuan ako, dati, ano, as in literal na kulungan ng baboy. Oh my God. Oh, ano, madalaw, pero dalawa lang yung kapatid, parang pansamantala yun ang gagawin mo ng lokal. Eh, kumbaga, koral lang, kasi koral talaga. Parang wala na yung baboy, gano'n. Tapos, doon kami nagkakatipon. Kasi nga, wala talagang walang local eh. Kaya yun lang space na available, kulungan ng baboy. Pinaka-weird na natinuhan ko sa prison. Yan. Kasi habang nagte-texto ka, habang nanalangin ka, may nagse-sex. Oh my God. Kasi ano yun eh, sa kulungan, sa doon ka sa selda, o asan po yung ano, pupunta nyo, nasa selda ganito, selda 14, punta ka ng selda 14, o doon kayo mag-Bible sharing, doon kayo magkatipon. Makita mo na lang habang nagkakatipon yung double deck eh, umuuga, yumayanig. Di naman lumilim doon, pero yumayanig. Tapos may maririnig ka na ng mga ungol habang nananangin ka. So ano to, M to M to? Male to male? Hindi, meron kami dinistinuhan na halo yung babae at lalaki. Talaga? Oo, may ano siya. Magkakabuntisan talaga ano yan. Kasi siya, hindi siya yung parang bilibid na separate yung make correctional. Ano, meron sila separate. Magkaiba lang sila ng, ano, ng row. May isang row, puro lalaki, tapos yung isang row, puro babae. Eh, syempre, nandun lang sila sa compound na yun. Lipat-lipat din. Ganun, yun. Kala ko M2. Tapos wag daw manonood ng sine kasi ano, na inuupuan ng manlilibak. Siya. Tapos doon magkakatipon sa mga ano. Oo nga. Eh, inuupuan ng manlilibak. Ano, sinabi sa amin, okay, binawal yan nung 90s is, ano daw, dahil lugar na ginagawan ng masama. Sabi ko, ano pa ba lugar ngayon dito sa mundo na hindi ginagawan ng masama? Pati nga mundo, ginagawan ng masama yun. Nagiging ano yun eh. Nasa sayo na lang yan. Eh, kung talaga pupunta ka doon sa mga tinihan na may mga 150 o yung mga ganun, eh, talagang makikita ka doon. Pero kung decente naman yung sinihan na pupuntahan mo. Oo, oh, IMAX. Alam ko sinagot na ni Brad Eli yung tanong na yan kung pwede bang manood ng sine. Anong sabi? Ang sagot niya, kung ang pupuntahan mo ang sinihan, gaya ng mga 90s dyan sa Cubao, na pagpasok mo, eh, puro condom agad makikita mo, huwag ka nang manood ng sine. Pero kung ang bubuntahan mo naman, yan, gaya naman yung mga, di ba, IMAX. Mm-hmm. Oo, mahal doon. Hindi naman masama. Hindi naman masama. May mga director. Ito yung oo nga, kaya lang na nagtataka nga kami. Pagka merong kapatid na nag-post, nanood ng Endgame, may kakausap ka agad sa kanila. Eh, sinabi na nga na, ano eh, na pwede oo. Eh. Kaya alam ko hanggang ngayon may nag-ano. Oo. Wala na ba sinasabi, ang mahirap nga kasi dyan, walang sinasabing pwede. Wala sinasabi si Best na exactly. Pwede. Wala siya sinabing pwede. Ang lagi niya sinasabi, alanganin kasi yung sagot eh. Like for example, may nagtanong sa kanya, Madeli, pwede ba kami manood ng sine, panonoorin naman namin eh, cartoons? Ang sagot ni, hindi niya sinagot na hindi pwede. Hindi niya sinagot na pwede. Ang sagot niya, eh, wala nang problema ika yung manonood yung, pero kung ako sa iyo kapatid, eh bakit mo sasayangin ng pera mo manonood ka doon ng ano ba yung cartoons na nagsasalitang mga hayop na parang ganoon ang sagot niya, sasalita ng mga hayop na niloloko lang ang tao, lokohan naman yun. Ikaw kapatid, kung ano, pera mo, gastusin mo ika sa Kristiyano tayo, pera mo gastusin mo sa makabuluhang
bagay. Grabe. Hindi ba gagastos mo sa ganun? Ganun ang sagot. Pero ibig sabihin, parang entonces na indirectly, huwag ka nang nanood. Ayaw nibis ng sine. Mag-aanal lang. Direct mo the point. Oh, direct mo the point na pwede po ba o hindi. Kung hindi pwede, di tapos. Oh, dapat ganun. Indirect ka. Kaya tingnan mo, nakakuntuloy yung mga ano, mga ditapak. Di alam kung po pwede o hindi. Diba? Isa nga yun, yung si Sis J. Nangeles, diba? May nagpo-post daw ng ano yung nanonood ng sine, ang reminders niya ano eh bawal daw manood. Direkto ng boy pa niya. Post sa mga upo naman hindi pa. Hindi naman ang napaka ano yun eh. Napakaangas niya sa kaya tinanong kita ng broccoli kung ikaw yung ikaw pa para may meron kasi doon na medyo hawig mo na nandun sa Abuluyan, doon sa ano bilang na Abuluyan. Kaya akala ko ikaw yun. Remittance kasi, after ng mga destino. Ay hindi, ano yan? Yung remittance na during pasalamat ito. Oh, ito pa yung sinasabi niyo yung naka-brief. Yung sila yun, yung nasa taas na. Pero yung so, isang, okay, yung first admin. Collection yan, sa admin. Oh. Yung sa, ang nandyan, sina Baby Reyes, sina si Jane Aguiles, si Narut Soriano, sino pa ba yung... Yung Dina Dungaw ata yun. Dina Dungaw. Nandyan. Nandyan yung mga ano sa every division. So doon nagre-remit. Lagi yan, naririnig ko yan si Jane Angeles. Makasigaw sa worker. Kunyari, mali yung firma. Lagi na, ka, so, lagi na kasi malmal ang mukha yan. Lagi na kasi malmal ang mukha. Ano yan? Ganun siya. Remit ko. Saan ako yan? Ganun siya. Yung nakasigaw siya. Sabi ko, ano naman? Ano ba niya yung mga manggagawa, 300 pesos? Ano na yung time ko, 300, ang una kong allowance, 150. Tapos, 300. Tinga, meron. Oo, 300 pesos. Tapos, yung destino ko noon, ang pamasahe, papunta pa lang ha, 200. So, 100 na lang. So, yung mga, the next 3 weeks, bahala ka na. Yun, so, mahanap ka. Didiskarte ka ng kapatid na may tricycle, may motor, para lang matinapid ka doon. Kasi buti nga buti nga nakatipin ka ng ano, ng allowance. Kaya ako, sa 13 years ko sa pagmamanggagawa, never ako nakakuha ng kahit pamasahe. Oh, alam mo, ano yun? Hindi ka umiingi. Kasi yung kwento bakit lang ako, bakit ako nagka-allowance? Hindi na rin ako umiingi. Actually, di ko hiningi yun, yung allowance. Dahil member ako ng KSP, no? Member ako ng KSP. So, medyo may ano ka na, may age ka na ng konti. Ah, okay, ano to, KSP to. Yun, nabigyan ako. Pero mayroon mga worker doon. Hindi kami pare-pareho ng allowance. Meron doon, may 1,000, may 500. Pero mga ano na yun, mga iilan lang yun. Mga hindi mo pa hindi pa mauubos yung daliri mo sa kamay at paa. Yung binibigyan ng 500. Kasi malaking pera na yun yung 500 noon. Mga ano yun, yung 1997, 1998, malaking pera na yun. Uh-huh. Kaya yung 200 pesos na parang antumbas nun ngayon, parang 1,000, 2,000 na yun. I agree. Kasi yung may mga lugar na talagang hindi siya pinupuntahan ng tao, talagang yun lang kapatid yun nandun, yung tao na nandun. Ganun ka, ano. Kahirap may budget din eh. Ang work ko ngayon, napaka well off nila ngayon. Napaka well off nila. Oo, ngayon nata meron. Compared dun sa mga old workers. Eh, yung mga meron, kung may mga old workers dito, they can attest to that. Mas mahirap yung noon. Mas mahirap. Ako noon nagkakaalawan sa sahod eh. sa water station tsaka restaurant eh. Nagsaside din kasi kami na sa water station dyan sa central. Tapos sa canteen, yan. Tapos ano tayo? Nagkakaalawas. Magbabaon ka ng lumpia, magbabaon ka ng popcorn, babaon ka ng mani, bibenta mo sa mga kapatid. Kapatid, lapo ko pa masahe, kapatid, gusto niyo kung ano. Yun yung naman yung sa amin noon. Kaya tapos, may mga worker na malulungkot na lang kapag may ipapadala sa kanila mga lumpia, ganun. So, syempre, hindi mo nadadalhin niyo sa'yo. Mm-hmm. Yung mga ganun. Yun yung mga, those were the days. Na, ano. Those were the days. May kwento na, ano, si... Those were... Yung isang high ranking,
ano pala, kamag-anak pala, pumunta ng Mindanao, nag-skydiving. Alam mo yon, Kuya Del? Oy! Tumalon. Oo. Oh. Wow. Ay, nakwento na yata dito yun. Ayan o. Na si Brad Ellie nagkwento na si Ruth Soriano nag-skydiving. Sinaway niya dahil ano, parang tinutokso daw ang Diyos pag ganon. Hindi raw ano, magandang recreational activity yon. Sabi ko kasi yan, si Ruth, boyish kasi yan eh. May pagka-boyish yan si, ano, si Ruth. Ano siya talaga yung parang there, ano, ganun talaga siya. Oo. Swerte nung nakasama actually, niya. Parang, may nakasama parang ano yan, isang, siya yung nakakuha ng ugali ni Bis, yung personality niya. Tapang so ano, Ate Petro, kung yung ano, yung skydiving parang panunokso sa Diyos, di yung ano, yung paano naman kaya yung ginagawa ni Kenny ngayon, nagpapatalo ng ano, papabaliktad ng motor. Wala pang helmet eh, no? Wala pang helmet. Wala pang helmet. Ito nga rin yun eh. Nagugulat nga ako siya. Nagugulat nga ako kasi dati dahil wala akong makitang ganyan noon eh. Mga ganyan sa mga KNT, sa mga... Wala akong makikita kasi tisod ka agad ng kapatid noon. Kapag oo, may bahami yan noon. Napakaingat namin yan yung mga... Yung lang alang kumain ka sa harap ng mga kapatid na salo-salo. Pinag-iingat na kami niyan noon eh. Tapos, tapos ipopost mo sa Facebook si Sanic Atan, bunganga niya, kita yung ngalangala. Pag sumusubo ng pagkain, anak ng pating. Oh, ano ba kailangan niya? Sanic Atan, may naalala akong bigla dyan. Ano po? May nakakatanda ba sa inyo kung nakakaalam sa inyo kung ano yung reason bakit nung nasa Ireland sila eh, SNSP hindi silang mag-ina? Nako, hindi ko na alam yan. Sino? Si Fanny? Oo, ano yan eh. Nasuspend yan. Matagal yung suspension nila. In-announce yan mismo sa pasalamat noon. Sinuspend si Sunny Katan at saka yung nanay niya. At that time, siya yung pinapadala ni Bess sa Ireland. Ano daw kaso? Walang nakaalam eh kung anong kaso eh. Ano yun eh, biglang, total opposite ng kay Robin na talagang ano siya. Yun, in-announce lang tapos wala, tahimik na. Parang nandabig ata pa sila nun eh. Tapos eh, nagpakakuha, nakabalik na pala siya. Yun. Di ko, walang nakaalam kung anong reason bakit sila sinuspindi. Silang magnanay. Okay. Well, okay. Sino naman nakatanda nung ano, no? Hindi naman sinuspindi pero ano, binoljak sa buong kapatiran si Brad, pangalan nito, yung OIC na Dino? Na manganak yung misis niya. So ang ginawa niya, iniwan muna yung destino at pumunta doon sa misis na manganak. Pinagalitan siya dahil, ba't mo iniwan yung destino mo? Eh hindi naman ikaw magpapanak. Lalabas din naman yung bata. Lalabas din naman yung bata kahit wala ka, ganun. Napaka-intensive naman nun. Gawin niyo nga ka KAD yun. Ang pangalan noon, nakalimutan ko na, si Bradino ba 'yon? Si Bradino? Hindi si Bradino 'yon. Ah, si Bradino. Oh, si Bradino lang. Nasa ano, nasa Mindanao, Mindanao 'yon, parang bautismo yata 'yon or ano eh, just, ano. Ang ginawa niya, imbis na pumunta doon sa ano, umuwi ng Mindanao. Si Bradino. Kung mawala naman si Bradino doon sa destino, yung bang player na yan hindi tatakbo kung wala siyang pipindot diyan. Hindi na may delegation naman, di ba? Hindi naman siya mang ordinaryong manggagawa na ano. Pwede naman siya mag-delegate eh, ano yun eh. Ang yan yung dahilan bakit ako may suspindi bago ako umalis eh. Oh, family yun eh. Yung anak ko na panganay isisilang sa mundo, gusto mo 'di ba na nandoon ka? Ikaw ang unang
sukat doon naman ang pagalitan. Hindi naman daw kasi yung papaanak. Buti ano siya pinagalitan. Ako sinuspindi. Oh my God. Parang ba't yan nasuspindi? Ito yan, yung kwento niya. Eh, yun yung, nanay, yun na yung time na nakapag-decide na talaga ako na tumigil na. Kasi, dahil nga sa dami kaya, ano, nakatokang gawain sa akin, hindi lang ako kumikilos sa isang distrito. So, may mga ibang distrito na humihingi ng tulong sa akin para tulungan sila sa mga ibang gawain. May tino ka sa akin na destino sa pasalama monitoring. Monitoring ang tawag nila nun eh. Diba yes, yung yes, recorded yes. Na pasalamag? Parang hukap. Eh, at hukap. Natapos ko na yung destino ko noon. Tapos may binigyan pa ako ng destino na ako yung mag-facilitate ng pasalamat monitoring. Uh-huh. Tapos sabi ko, nagpaalam ako dun sa workers office namin noon. Sabi ko, pwedeng takpan nyo muna yung for today kasi meron akong isang gawain na aatinan dun sa kabilang distrito. Sabi kong ganon. Kasi since nag-distinga naman ako, I was under the impression na okay lang na ipasa ko muna kasi dami naman mga vacant na worker at napuputa ako naman gawain din. Uh-huh. Eh, ang ginawa, kinausap ako nung DS namin nun. Tapos, yun, so sinermonan ako sa harapan ng mga manggagawa. Tapos, sinuspindi ako. Kasi binigyan daw silang karapatan ng Nina Josel na magsuspindi. Wow. On the spot. So, sinuspindi ako on the spot. Okay. Sabi ko, tapos, okay po. Sabi ko, di, umalis na ako. Tapos, di na ako nagpakita nun. Di na yun, ano. Kasi, sabi ko, perfect timing na yun para makawala na ako. Chance kasi mo na rin. Kasi, na rin talagang umalis. Na, ano, sabi ko, ito na yung chance. Okay. Green up ko na. Ano klaseng suspension yun? Suspendido sa tungkulin or suspended as a member? Suspendido sa tungkulin at member. What? Pareha. So tinanggalan na ako ng destino. So hindi mo daw ako di destino. Kasi automatic yun sa worker eh. Kapag sinuspindi ka sa ano, automatic yun. Pati pagiging member mo, suspendido. Hindi ka pwede mag-abuloy. So na-circular ka rin eventually. Sa katitigan ng mga manggagawa kasi yan yung destino, napakabigat niyan. Binibigyan palagi ng emphasis yun na pag binigyan ka ng destino, ituring mo ano yan na life and death kung ituturing mo yun eh. Hindi mo po pwedeng iwan yan. Kung baga walang iba po pwedeng tumigil sa'yo between ano sa destino kundi life and death. Walang ano, kasi Diyos ko po, yung buong linggo, Sabado, ano ka na, buong linggo, buong araw ka na sa apalit, tapos may aralan, tapos kinabukasan pa sa lokal pa. O di, wala ka ng time. So, yun na lang sabi ko, kahit yung destino ko lang sa monitoring, yun na lang yung pakitakan. Yung viewing. Yun na lang yung pakitakip nyo, sabi ko. Kasi may gagawin ako sa ibang distrito. May, ano na yun, nakapag-compromise na ako eh. Dahil wala yung DS doon, yung nandun, yung assigned worker na sa opisina, siya yung kinausap ko, ang dami naman, wala ba mga available na worker ng ganitong oras? Baka pwede pakitakpan muna yung viewing, sabi kong ganun. Umuo naman yung kausap ko, sige kami nang bahala. O tapos, dahil pala siya yung nag-desisyon, pinagalitan din yun. Bakit daw, ano daw siya, pinangunahan siya. Baka di mo pinaalam bro sa ano, sa DS mo. Kasi wala yung DS. So, okay, yung sa office pwede. Yung talaga doon. Wala. Office na pumunta. Punta ko sa office na kaya. Di na mag-ano. Kasi di ka mag-ano eh. Magre-remit ng abuloy at saka ng CD na basag eh. O doon ko i-remit. Sabi ko, urgent lang. Hindi ko na pwedeng i-cancel yun kasi na-iset na, sabi ko. Eh,
hindi pumayag kasi ang ano nag-decision yung isa, wala daw nagsariling kalooban daw yung ano, yung tawag kasi pag ganyan nagsasariling kalooban eh. Nagsariling kalooban yung ano, yung isang worker. Hindi naman pumutok yung destino, nadestinuhan siya kasi meron tumakit. Pero yun, sinispindi pa rin ako. Ah, hindi pala pumutok. Hindi oh, hindi pa ano lang. Minor lang, hindi naman dapat alam. Oo, eh nagpakalam ako, naghanap ako ng kapalit. Ako yung mismo na hanap. Oo, pwede yun. Eh, pinano pa rin. Eh, maaangas yung mga nilagay ng mga DS nun. Mga galing na metro yun eh. Nagpunta lang ng Manila eh. Hindi lang nakapagpaalam, pagbalik wala nang destino. So, hindi ka na didistino. Sabi niya sa akin, oh, wag ka nang ano, wala hindi ka na muna didistino. Hintayin mo yung tawag kung magdidistino ka na. Suspending ko na ako. Power trip. O, ganun siya. Madaming willing magtakip dyan eh. Yung mga nasa baba, half timer, individual. Willing yan mag-cover sa mga lokal. Chance na nila yon. Actually, mga taga-takip yan. No? Mga training. Taga-takip yan, mga training. Chance na nila yon. Kasi halos wala na rin akong pahinga noon. Kaya nga naiwan ko yung pamilya ko eh. Totally iniwan ko sila eh. Kasi Lunes hanggang Biyernes, magdodoktrina ka. Tapos may prayer meeting ka. Dala-dalawa pa destino mo. Tapos Sabado, pasalamat. Maghapon, tapos aralan. After aralan, kinabukasan umaga, worship service naman. After worship service na naman is monitoring. Tapos, malas ka pa kung may ibibigay pa sa'yo na may dodoktrinahan ka ng linggo. Mag-i-schedule mga hinahabol, mga nag-ahabol ng paksa. O di, ando ka pa. Eh, another 5 months of Monday to Friday naman. Wala na, naubos ang ano, oras ko lahat. Parang ako yung mismo yung nabura sa mundo. Parang ano na, yun yung nangyari. Tapos malalaman mo pa, eto galit yung isang worker sa'yo, may naiingit sa'yo, may nagdududa sa'yo sa pera, may bakit ganun yun, iba yung diwa niya, ang yabang nito, ang hangin nito, ibang spirito nito. Yan. Oo, oh, may ganun pa, no? So, ang nangyari nun, nagsabay-sabay lahat. Nagsabay-sabay. Eh, pagkatalik ko lang nun, sa suspension nun, bago yan kasi nasuspindi pa ako nun eh, may ginawa ko kasi akong kabulas tagwan nun eh. Eh, akong ginawa ko, ako mismo, sinimbong ko sarili ko. Sabi ko, suspindihin niyo ako, may ginawa akong di maganda, hindi ako makakatayo sa pulpito na ganito yung nangyayari sa akin. Sabi kong gano'n. So, ang ginawa ko, yun. Sinimbong ko, nireport ko, yung sarili ko. Tapos dalawang MIC lang ang nakakaalam doon. Walang nakaalam na ano. Tapos pinabalik din ako eventually afterwards. Mga siguro after 3 months. Pinabalik na ako tapos huwag mo na uulitin yan. Yung nakabalik na ako. Akala ko okay na magiging maayos na. Ako yun, mas lalo palang matindi yung pagbalik ko. Yung pagsubok. Hindi na pagsubok sa labas yung kinaharapan ko. Pagsubok na sa loob. Kasi may mga nakabanggaan kasi ako dun sa isang division na mga mayayaman na close kay Des. Uy. May nakabanggaan. Tapos, ang dami ko kasi na-discovery doon na may mga na-discovery ako ng mga utangan sa pera na hindi ang idinadahilan is gawain. Pero, personal pala, milyon ang mga utang. May mga nagbebenta pa ng lupa. Yung isang kapatid na tisod, yung dinalaw namin, yung nag-close door meeting kami na walang iba nakaalam, yung sinabi na isinanla niya yung bukid niya dahil nangutang yung kapatid. Tapos, hindi na nakabayad, maririmata yung lupa. Tapos, yung nangutang, lumubog na. Hindi na nagpakita. Ano yung instance eh? Alam mo yun yung... Ano ko, ano to, maglalabas ako ng 1 bilyon. Sa pagkakuha din to, kaya wag lang, kasi diba, eto, yung mga nagmanggagawa ko, sinabi rin sa inyo, makatisod ka lang ng isang kaluluwa. Isang kaluluwa lang. Dead ball ka na. Ano na yung kaligtasan? Yun yung ano, aral, diba? Kaya nga, ingat na ingat ang mga manggagawa.
na huwag makapagpatiso. Kaya yung sinasabi ng isang kapatid kanina na pati yung pakikikain, pinag-iingat ang mga manggagawa. Kasi nga, yung pa lang sa pagkain mo, isusubo mo pa lang yung pagkain mo, may matitisod na. May mga ganun. Kaya ganyang kaingat ng mga, yun, nangyari yun. Oh, perfect timing, okay, eska po. Attenda po ng paksa. Yung sakto yung paksa, yung panalangin, iba yung position. Ah, okay. After na, para na sa kapatid. Confirmation. Doon natin nakakita na yun, totally na yun. I just want to say. May mga, ano pa, may mga kapatid pa rin ako na nakakausap na pinipilit pa rin nila akong bumalik. Sabi ko, sa tagal ko nang nawala, marami na akong nagawa. Marami na akong nagawang... Yung missus mo, bro, MCJ din. Missus mo? Ano? Missus mo, MCJ din. Hindi, ako na mag-isa. Ah, madali na. Yan nangyari, nung umexit ako, doon ko na-realize na napabayaan ko yung tungkulin ko as a breadwinner sa family. Tapos, pareha tayo. Ngayon din ako. Yun. Brad, doon po yung binigay yung sarili ko na namatay yung tatay ko, na hindi ko siya natulungan. Kasi ang aral doon na hindi mag-iwan sa ina, ama, kapatid, hindi magiging karapat-dapat. So yun yung natatak sa akin doon. Sige, ano, Slapshack. May tanong sila, Slapshack. Tanong ka lang kay Nobody, ano, sabi mo sa pagkakatisod, malalagay na sa alanganin yung pananampalataya ng kapatid? Ano yung kaligtasan mo? Yung kaligtasan. Sino po nagturo? Si Brad Eli po ba yun? Oo, sa Biblia yun. Yung batong gilingan. Paano po yun? Yung nangyari po ngayon, yung ginawa ni Kuya, maraming natisod dahil binago niya yung aral. Paano mo bibigyan katwiran nila yun? Oh my gosh, oo nga, no? Yan ang hindi ko na masasagot ngayon. Ne, ang sagot nila dyan, ano, yung mga aral, kasi si Kristo yan, yung batong katitisuran. Alam mo yun? Yun. Yung sagot tarala nila kayo dyan. Pag sa aral ka na natiso, di ka na may kasalanan noon. Kala ko yung sasagot nila yung dumating na naman sa pagkaunawa. May ano yan, may paksano na about dun sa yung makikita mong katitisuran sa mga ngaral. Ewan ko natatandaan yun. Yung tungkol dun sa pamalat. Yung sa prutas. Kapag bibili ka ng saging, of course, hindi perfect yung balat. Pero hindi mo binili yung saging dahil dun sa balat. Kapatili mo yung saging dahil yung laman sa loob. So, it's either yung prutas, pangit siya sa labas, pero ang importante, yung nasa loob. Pero ano kasi dun, bro, ang point kasi doon, given naman yun eh, na kahit ano naman gawin mo, talagang kung may matitisod talaga kahit anong ingat mo, di ba? Pero ang take kasi doon ng mga workers at ang ano, parang espiritu or diwa na tinuturo noon, mag-ingat, di ba? Mag-ingat ka sa pagdi-display mo ng mga bagay-bagay na hindi naman kailangan, mga bagay na gagawin mo na hindi naman kailangan, lalo na kung magagawa ka, ministro ka, hindi dapat na makita kang ano, insensitive yung mga yung mga ginagawa mo. Kaya nga kahit sa pagkain, itinuturo yan. Kasi may mga nakakasama kami noon ng mga KNP, mga ministro noon. Hindi nga kumakain. Pag may mga kapatid na hindi siya kilala doon sa lemesa ng mga kainan, hindi kakain yun. Kaya ang ginagawa namin doon, nilalagay namin, nagbubukod kami ng kainan na bukod sa sa mga ministro, mga ano, kapatid. Totoo yan. Sige. Ganun ang ginagawa namin. Kaya kumbaga kami naitatawid sa offending amin yun. Para sa akin, more offending yun. Na hindi mo makasalo sa hapag yung mga matataas na katungkulan. Oo, kasi meron. Kaya lang naman sila yun. Oo. Kaya lang naman sila hindi kumakain or hindi sumasabay kasi most of the time, aminin natin, 'di ba? Pag ang nandiyan mga KNP
o IC. Pag sila yung mga nandiyan dyan, tapos kasabay ng mga kapatid, most of the time, ang iniyahain sa kanila, mas masarap kaysa doon sa mga kapatid. Yun yung main reason kung bakit hindi sila naikisalo pag ganun yung inahain nila. Pero try mong hainan niya ng kaparehas ng sa mga kapatid na inahain. Kakain yan. Ah, may ano ba? Pero wag lang pressure yung social. Oh, wag lang yung, ayaw nila ng ano, ayaw nila ng parang pinaparamdam sa kanila na special. Di talaga sila kumakain ng ganun. Hainan mo sila ng mas masarap compared sa hinain sa kapatid. Di talaga nila kakainin yun. Parang yun yung discipline ng inano sa kanila ni Bes. Ano yan? Ano yung reason na sumasabay? De, given din talaga kasi kami, nagkaka-usap-usap kami sa mga making ng mga workers. Minsan binibili niya ng mga MIC, let's say, ganito. Uh-oh. Pupunta yung isang ano MIC. Alam ni Brad, no, ba dito? Pupunta sa isang lokal o distrito na may problema. Alam mo, may mga kapatid doon, may laban kay Brad Ely or may laban sa aral. Matigas yung lokal. Nako, kahit ang ina mo ng pagkain niya, hindi kakain yan. Hindi kakain. Yung mga masandang pernisaro noon. Pag yung lokal, may laban, hindi talaga kakain. May mga ganun. Ang point nga doon, may maingat. Ang point doon na ano, may pag-iingat, may merong sense of, ano, tawag yun yan, disiplina sa mga ganun. Even yung sa pananamit, hindi pinidisiplina ang mga magagawa noon, mga ano, ako nga may mga branded akong damit, hindi ko nga naisusuot noon dahil ingat na ingat ka dahil hirap na hirap ang gawain sa mga tulungan, tapos ikaw naka-branded ka na ano, na mga damit. Hindi nga namin basta na isuot-suot yan eh, dahil nasisita kami noon, ganoon. Kung magpupunta ka sa mga factory na, sa mga lugar, magka-pipiling ano pa. Eh, ganun ba yung mga ganoon na, kung manisa mo, ikukumpara mo ngayon, napaka-insensitive ng mga, tapos ipopost pa sa social media na ganyan ng kanilang gawain, kanilang, di ba? Yung mga negosyo, et cetera, mga motor. Imagine mo, pupunta ka sa sitio, ang motor mo worth million, mga may hirap na ditapak na pantao, di ba? Pagrespeto lang. Oo, regardless kung ikaw ay sugo o hindi, may aral ka na Biblia o hindi, yung bang ano lang, yung respect, good manners and the right conduct lang na turo niya, di ba? Well, si Kuya Adelo to maka-attest niya rin ito yung, di ba ngayon yung pamotor-motor patalon-talon, yung mga team building locations, kasi yan, aral doon na huwag kang mag-iipon ng kayamanan sa lupa, dapat para lang sa gawain. Kaya nagbebentahan ng mga bahay at lupa yung mga kapatid noon. Ayaw pinabibili ng mga house and lot kasi magugunaw na mundo. Oo. Yung ano, aral noon. That time, dahil wala pa smartphone noon, ang devices noon dun, sa panahon na yon, Nokia phones. Nauso yung paliitan ng phone. Magkano yung maliit na Nokia phone noon? 50,000? 75,000? Oo, naalala ko yun. Paliitan na. 82,000. Makikita mo yan sa mga MIC. Sa tatataka ko, ba't mamahal ang mga cellphone ito? Paliitan ng phone noon. Paliitan ng ano. Mas maliit yung phone mo, mas mahal. Pag malaki, nakakatawa ka. Laki ng phone mo. Ang mga webcam doon, ang mga phone lang nila, kung hindi yung Alcatel, yung tawag namin doon, safeguard eh. Yung Alcatel, kung hindi Alcatel, yung mga, ano ba yun, yung Nokia, 30, ano ba yun, 5110. Yan lang yung mga phone noon. Tapos ipapa-acetate mo na lang, lalagyan mo na lang ng maraming ilaw. Backlight. Alam mo yung mga manggagawa na talagang makikita mo yung kalagayan niya. Talagang hirap. Talagang they live what they were actually thought about kung paano mamuhay ng simple. Simple, o. Kung,
nangyayari din yan noon na nasisita yung mga OIC noon. I think same pa rin yung nangyayari ngayon. Naalala ko yan bro, yung cellphone na yan, nauso yung mga, ano, di ba, pali. Nagka-cellphone ako noon, yung 8250. Late yan, di ba? Yung 8250. Eh, nagte-training na ako ng pagmamagagawa. Ganun ang cellphone ko. Sinisita ako ng, ano, ng trainer namin, yung worker na pag sa Destino o sa ano, iwasan i-display yon. Kasi, ang mahal kasi nun, bro, bihira ka makakakita nun, yung 8250 pa, di ba? 8210, di ba? Matindi na yung 8210. Eh, nagka 8250 ka pa, so talagang mahal yun. Nasa parang 15,000 yun, pataas eh, nung time na yun, mahal yun eh. Nagkakaroon ako ng ganun, pero bigay lang naman sa akin nung tita ko yun eh, niregalo sa akin. Nako, hindi ko mailabas-labas sa lokal kasi naiiyak nga ako, nagmamagagawa na ako, iwasan daw kasi baka may matison. Eh imagine mo, cellphone pa lang yun ha, cellphone. Ay, how much more? Dahil kasi na-cure yan eh, madaling i-cure yung tison sa ganyan kasi yun yung time na yung talagang gawain nun, 24/7. Non-stop ang gawain nun. At talagang pagpapalagana, Bible Expo, kabi-kabila, puno, yes, Bible study. Talagang noon, rampant talaga yung ano noon. Pala papagod na pagod ang mga workers noon. Eh ngayon kasi napaka-lax na ngayon eh. Mm-hmm. Due to technology. Mm-hmm. Hindi mo na kailangan ng satellite. Hindi na. Internet. Hindi kailangan na tayo yung copy noon dahil nga yung ano, yung satellite tao sa panikat sa pamamahayag international, di ba? Yes. Yung modulay satellite ano dyan is, ang goal nila is makabili ng mga satellites na ilalagay sa mga division para sa pagpapalaganap. Ewan ko na nangyari dun. So, natuloy pa ba yung mga satellites? Kasi ngayon, parang ano lang eh. Alam ko, meron na. Marami. Nakabili, nakapag-provide sila ng maraming relay stations tsaka may mga satellites din. Ginagamit pa rin ba until now? Or ano na lang? Meron. Sa local namin, meron pang satellite dish doon. Satellite. Kaya na, nagpalit na ng internet. Kasi naglalag yung satellite eh. May pa internet. Depende sa location din, no? Depende sa local. Kasi may ibang local na kakailanganin mo ng satellite dish receiver para makareceive ka ng signal galing naman doon sa transmitter. Naglalag pa rin. Satellite. Medyo, nagro-robotic pa, no? Ganun lang. Hindi masyadong reliable. So, okay pa internet. Ibenta na daw, sabi nung nag-guest dito dati, sa junk shop, kung ano, wala na daw gumagamit. Pero ngayon, actually, mas kung sisiryosohin yung pagpapalaga na, mas madali ngayon eh. Mas madali ngayon. Oh. Eh, kailangan kasi yan. Baliktad nga eh. No? Kasi noong time na ang hirap ipaliganap worldwide, doon pagkuha ng ano, ng tulungan, ng meeting, ang grabe yung pagkuhan sa ano, sa pera, sa tulungan, mag-raise up lang, inakan pa. Eh ngayon, hindi mo na kailangan magpagpukpukan, libre na eh, worldwide. Kayang-kaya mangaral eh, di ba? Tapos, saka naman tinabad yung sugo ng kalangitan, ano ba naman? Ayun, may naalala ako about dyan sa mga ano, di ba ngayon kasi NCGI curse na, tapos yun ang binobroadcast ngayon, yun ang nakikita ko kasi ngayon eh. Naalala ko, si Best noon, nagpa-feeding program noon sa Payatas. Ah, naalala ko yan. Oo, pupunta ako. Pero walang camera yun. Wala. Walang camera yun. Diba? Oo yan, kasali ako doon, volunteer ako. Meron pa sa Baseco. Alam mo yung ginawa ng LKD National sa Baseco. Buong straight 6 months nagpa-freelance sila sa mga school. Tapos ang ginawa nila before mag-start ng program, we name nila yung mga bata. Kasi may assistance din kasi yata ng taga DOH or municipal health. Kaya may idea na para makita natin ni Kak kung may impact yung free meals. Oo. Feeding program. Ano, timbangin natin yung mga bata. So tinimbang nila yung mga bata.
Mataas kasi yung level ng malnutrition nandun. Ang malnutrition, yeah. Kaya ginawa nila yun nga. Tapos nung graduate na nga sa, nagkaroon pa ng graduation na feeding program nun eh, na ano, nakita talaga na nag-gain weight yung yung marami sa mga bata. So yun, hindi yun, yun hindi nagkaroon ng ano yun, ng malawakang broadcast. I don't mean to justify yung walang camera before at saka may camera na ngayon. I don't know kung sino yung mga nung nag-uumpisa pa lang lumaki ang AdPro. Ngayon MCGI Pro na. Before kasi meron talagang mga camera. Actually, yung Payatas B sa lokal ng Payatas B. Kasi around zone 4 yun eh. Zone 4 yun ng Central District. So, nando doon ako. Meron naman mga camera. Ang problema noon, mahal yung tape. Una. Pangalawa, kukonti yung magagaling na editor. Kaya, hindi masyado yung nailabas. Hindi yan masyadong na-report sa kapatiran. Especially, nung nabasa yung maraming file, video file sa AdPro office sa Apalit. Ang dami-daming ng mga nasirang file. Nai-report siyan, Brad, nung ano, si Bess mismo ang nagre-report niyan. Na alam ng kapatiran yun. O yung mga yung pinapunod natin dito. Saka, nire-report yun. Alam ng mga kapatid yun. And auto-support ang mga kapatid doon. Iba kasi yung ngayon. Yung kasi ngayon, para hindi gipitin yung iglesia, o para madali yung pakikitungo sa mga hindi ka-relihiyon is ipakita mo na tumutulong ka. May broadcast pa rin. Yun eh. May broadcast. Yung kay Inkong kasi, walang broadcast yun. Internal lang yan. Yung, sinasabi lang niya, mismo lang sa kapatiran lang. Visible lang yun sa kapatiran yun. Talala ko may poster pa sa lokal na yun eh, sa Baseco. Oo. Kaya ang mga kapatid, very proud sila. Mm-hmm. Wala question yan. Meron ba na question about dyan sa feeding program noon? Wala. Sinuportahan pa ng mga kapatid yan. Walang question yan. Kasi nga, maganda. Alam, ang aral kasi noon is yung pakikisa doktrina, yung pakikisama sa labas, at saka yung pakikisama sa loob. Huwag lang hihigit yung pakikisama mo sa labas, sa loob. Kasi dapat lalong-lalo na yung sa nasa kapatiran. Yun dapat yung main. Pero hindi ibig sabihin hindi ka iibig o hindi ka tutulong sa mga tagalabas. Eh, tutulong. Kaya nga, ginawa niya yun eh. Kaya nga ang dami na-inspire na kapatid noon. Maraming mga kapatid doon actually gumagawa niya. Hindi lang binobroadcast. Ginagawa yan. Kasi ang aral noon, kahit nasa bahay ka lang, nasa community ka lang, may nakita kang kapitbahay mo, walang bigas, may extra kang bigas niyan, bigan mo. Gawang mabuti na yon. Yun yung pag-iipon ng kayamanan sa langit noon. Yun ang utos noon. Kasi kapag yan, rinodcast mo na, wala na. Wala na yung ganti. Pinanggap mo na ang sa iyo'y ganti. Kaya ang mga kapatid na lang malilinis ng mga budhi, ang ginagawa nila, Brad, tanggapin mo na to. Tulong ka na lang sa lang kung wala kang pamasahe. Pero mo nang pagsasabi na tinulong ko sa'yo. Yun yung actually na nakikita ko na nagpapatibay sa akin noon sa kapatiran. Ayan, they can attest to that. Yep. Yun, nakikita nila yan. Kahit sa atani chan, makikita mo. Pero may makikita ka pa rin mga pansirang damo. Talagang yung given na yun. Pero kung titignan mo in totality yung organization, maraming kapatid yung malilinis yung budhi. Agree ako siya. Ganun sila. Kaya, yun lang yung reward mo nun as a worker eh. Yung makaakay ka ng mga ganyan na kapatid na mapatibay mo lalo sila. Ngayon, nagtataka ako bakit. Eto, nakita ko lang to sa FB. Kaya ko nga mag-search. Kasi dati nun, may mga nagsalita ng sina Freeman, di ba? Maraming lumaban sa batch namin eh. Si Freeman, ay hindi pala yan kabatch si Freeman, kabatch pala ni Naputo yan. Yung si Moises, yung taga-Bulacan. May tatlo kaming mga kabatch sa seminar na lumipat sa ano, sa INC. Salita sila sa broadcast. Yun. Sino ba yan? Si Lintang? Crisante Lintang? Ang tanda ko noon, Moises eh. Moises yung pangalan noon eh.
maitim siya na ano, tapos siya yung mga kasama namin sa seminar. Kasama si Bernard Davis, yan. Yung sa UNTV. Bernard Davis ba yun sa UNTV, yung news anchor? Oo, Bernard Davis. Nagayang siya. Batch ko yun, batch to yun. Yun, no, yun yung difference noon. Yun yung nakik. Eh ngayon kasi, medyo ako, at talaga ako di ko talaga, hindi talaga, kahit hindi pa ginagawa ng MCGI, ayaw ko talaga ng poverty porn. Sinagutin niya ni Brad Eli kasi may nag-raise na ng question dyan regarding nga sa ginagawa natin na ginagawa na ganyan. So, parang ang tutol nila, bakit natin sinasabi yung ginagawa natin? Mga libre sakay, libreng paaral. Bakit natin sinasabi? Sinagot yan ni Brad Eli sa pagkakatipon. Sabi niya, wala namang masama doon kasi ang itinatanyag naman natin, yung kadakilaan, yung nagturo sa atin na gumawa ng mabubuting bagay. Dalawang bagay lang naman or dalawa lang naman yung ayaw ng Diyos na ipagsabi o ipangalandakan. Sabi ni Badeli, dalawa lang yun, pag-aayuno at saka paglilimos. Yun lang yung mga bagay na dapat mong okay, iliin at kayo lang ng Diyos ang nakakaalam. Last 2 minutes. Ay, last 2 minutes na ba? Oo. Ang dami nating narinig na kwento kay Brad Nobody. Ayun, may po-promote ba kayo? Anything, ako, may po-promote ako. Wilfredo's, where everyone knows everyone. Hoy ako, ano? Kiribin ito. Huwag nyo na akong... Sino ba yung ano admin ng ano Reddit, subreddit? Huwag nyo na akong i-block doon. Di ako makapag-comment eh. Ah, sino ka ba doon? Sino ano ba ka ba doon? Kidsy. 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 Oh, CP. Si CP ang ano dyan eh. Celebration proper. Nag-a-admin dyan. Binlock ako, hindi ako mapag-comment eh. I-unblock mo na si Ken. Okay. Active ka ba sa MCGI, Ken? Ha? Active ka pa sa MCGI? Oo naman. Oo. Ah, okay. Active yan. Panapit yan. Grabe. Grabe naman. Grabe. Hindi ako panatik. Andito. Faithful lang. Magkaiba yung panatik sa faithful. I can say, and I am proud, faithful ako. Faithful ako. Wala panatik. Okay. Tepechay, KFC? Nalutin yung KFC, panghali na. Ah, gabi na dito. Mag-aalas 11 na. Ayun. O, bukas, tutugtog ka. Magpapiano ka. Oh, no. Yung magsaya tayo wala ako ngayon. Wala ako practice. Salamat po. Ayun. Okay. Slap shock. Anything? Mag-cousin ako. Slap shock. Salamat na ako kay Nobody. Marami akong nalaman. Kasi baka, para ako lang yata yung pinakabagong naging kapatid eh, 2009. Kaya yung mga nakalipas, hindi ko alam. Yun. Kapag ano kasi bro, kapag nandun ka sa level ng mga, sa management, meron talaga kang makikita na hindi nakikita ng isang normal correct member. Okay. Correct. Yung, kagaya yung pisod, marami ba, no? Yung, ewan ko kung share ko yun, yung narinig, yung first time ko marinig na magbura si Bes ng pukin ng ina niya. Oy, nandun ka! Yun yung kinikwento ko! Yung kay Joseph? Oo, totoo yan. Oo. Totoo yan, yung pukin ng ina. Saranan. Sabi niya noon, sabihin mo sa kanya, pukin ng ina niya. Ay, iba pa yata. Sa karan yun, sinabi. Oo, nako. Parang may narinig po ko, bro, sa ano, pasalamat, PBK. PBK po yata, no, pasalamat. Nagmura rin sa best niyan. Yung medyo nasaktan ako noon, narinig ko sa kanya yun. May narinig ako niya isang beses din. Oh, pasalamat po. Yung ano na yung incident na yun, narinig ko, yung time na nasuspend si Brad Josel. Oh, dalawang instances na pala to. Kasi kinikwento kayo na dito, walang si naniniwala. Walang naniniwala sa akin, sinungaling daw ako. Oh, ayan pala oh. May yung nasuspend si Brad Josel, nasuspend siya noon. Inaway din siya ni KDR noon. Lahat ng KMP kaaway ni Josel noon. Kasi si Josel noon, hindi ko lang matandaan yung exact incident, but it's particularly about the De Jesus family. Ah, okay. May ano ata yan, sa pera.
sa mga cheque. Tapos yun, parang pinagtangkol ata ni Joseph yung De Jesus family para daw na api. Tapos yun, nung aralan, 1997 yun eh. First time ko mag-attend ng aralan. Pina-attend kami lahat. Tapos lahat kasi ng trainee, half-timer, hindi pwedeng dumalo ng aralan. Mga regular lang. So yun yung trainee ako noon, 1997, pinapunta ako to. Tapos yung una kong narinig, pag-upo ko, sabihin mo kay sa kanya, puki ng ina niya. Sabi niya. Ah, 1997 pa pala to. Matagal. 1997. Nauna yan, nauna yan. Okay. So that confirms na may mga ganyang ano pangyayari. Okay, overtime na tayo. Brad Nobody, thank you ah. Ang dami namin, na-appreciate namin salamat sa Diyos. Mga workers. Kami rin, naging workers. Kuya Adel, Ate Pechay, saglit lang. Kuya Talong din. Yun, nag-iba yung paningin namin sa mga manggagawa. Na-appreciate namin yung mga sacrifices. Ayun, shoutout lang po, Brad Badong. Tapos yung Discord group natin, Broccoli TV Podcast. Tapos si Totoy Bibo nag-message, sabi, Spider-Man daw kayo. Sabi ko, bakit? Sa Diyos daw makinig, huwag kay Spider-Man. Ewan ko kung, ito ba yung paksa kanina, Ken? Spider-Man daw. Talaga si Totoy Bibo talaga eh. Ayan, si Totoy yung mainit lang yung ulo dun sa podcast. Ah, siya po yun. Ah, siya ba yun? Ah. Sige. Si Totoy Bobo pala yun. Okay. Ay, Totoy Bobo pala. Okay. Itong ano, worship extra service natin ngayon, puro MCGI, no? O, siguro bukas, ano tayo, medyo layo tayo sa MCGI. Ha? Sige. Kami naman mga agnostic. sure. Try natin, yeah. Try natin. Sali ka ulit. Sige. Sali kayo ulit. Potential, thank you ha, umalis na siya. Okay, hanggang dito na lang. I'll see you guys tomorrow. Bye-bye. 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 Bye-bye.